images of disaster at yung paghagupit ng nature sa ating bansa at ang ating mga kababayan na naghihirap dahil dito sa mga paghagupit ng ating mga bagyo at mga iba pang natural calamities ay parang nakatatak na sa ating mga isipan. Kaya dapat po itong pag-usapan at dapat po itong harapin. Ako po si Attorney Mark Astrodes. This is the third forum on the series of forums for the Philippine Development Plan. Kasama ko pa rin po ang aking partner at ang ating resident analyst na napakagaling na gobernador, Gob Joey Salceda. Maganda umaga, Gob. Yeah, good morning. Gob, ito pong ating pinag-uusapan ngayon at yung nakita po nating images sa ating mga screen bago po tayong nag-air. Gaano ka-importante ito para sa mga bayan, sa mga probinsya, na lalo na yung mga dinadaanan ng bagyo? Unang-una, makikita kagad natin na ang mas malaking epekto nito sa kanayunan. Dahil nandun talaga yung kahirapan at yung mahihirap naman talaga ang hindi nakaka-adjust o nakaka-adapt. Pangalawa, kung yung una natin, yung economic cluster, yun ang naghahanap ng pera. Yung pangalawang cluster natin, yung social sectors, yan po ang gumagamit ng pera. Yung second sector is dapat yung una, first, strong economy. Second, fair to the poor. Ngayon, fair to the future tayo. That's great. At napakaganda po. At talagang bumuo ng specific cluster just to attack this head-on, itong problemang ito. At kasama nga natin ngayon, ang Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security Cluster. Yun po yung kompletong pangalan nitong cluster na ito na binubuo ng mga leader from the Cabinet of the President. Kaya we are honored to have with us today the Secretary of DNR, Secretary Ramon Pahe. Kasama din po natin ang Secretary, ang Hepe po ng Climate Change Commission, Secretary Marie Ann Lucille Sering. And sitting for the Secretary of UST, Undersecretary Graciano Yumol. At we are also joined, Gov, in the studio by some of our friends from media. At syempre, hindi po dito lang sa Metro Manila, hindi po dito sa studio lamang. We're also bringing the discussion down to the various provinces. At makakasama natin sa araw na ito ang ating mga kababayan from Quezon. Meron din po tayo, Gov, makakasama from Palawan. At atin pong makikilala ngayon itong napakagandang technology pala, Gov, na kanilang ikinabit. Bagong-bago ata ito. From Subic, ito po yung ating feature on the new radars. Doppler. Oo, Doppler radars. Kaya makikilala po natin yung mga teknolohiya na yan. Kaya napakaganda po talaga yung ating pag-uusapan ngayon. Especially that we are hit 20 times a year by itong mga typhoon. At mukhang they're getting more severe every this last few years. Tama, Gov? Yung typhoon nakakasira ng ekonomiya. Pero ang nakakamatay, yung mga maliliit, at yun i-explain din sa atin mamaya ni Undersecretary Yumol. Kaya wag na po nating patagalin, Gov. Let's head on to the discussion and to give a presentation para po sa mandato at ano pong talagang adhikain nitong cluster na ito. Let us welcome Secretary Pahe of DNR. Good morning, Sec. Thank you, Mark. Thank you, Gov, Joey. Alam nyo ho, paniwala ng ating gobyerno, particularly ng ating Pangulong President Noynoy, na ang environmental security is the highest form of national security. Kaya po tayo nagtayo ng isang cluster on climate change alone. At hangarin po ng ating gobyerno, at iyan po ay nakalagay sa ating Philippine Development Plan from 2011 to 2016, isang malinis na kapaligiran, mayabong na likas na yaman, at isang matatag na lipunan na kayang harapin ang epekto ng climate change. Yung tatlong yaman po yan, yan ang major mandate po ng aming cluster. Kaya po pagpasok ni President Noynoy sa noong June 2010, binigay po niyang mandato sa amin at ang kanyang sinabi ay dapat ang paghinga ng malinis na hangin at pag-inom ng malinis na tubig, dapat yan ay tratuhin nating fundamental human rights. At gustong sabihin yan, mahirap ka, mayaman ka man, dapat ang iyong hinihingang hangin at iniinom na tubig ay dapat ay patas. Kaya po, pagpasok ng administrasyon ni President Noynoy, nilinis po namin kagad, pinagtuunan namin ang paglilinis ng hangin. Kami po ay pumasok. Ang Metro Manila po at the time, ang total suspended particulates noong June 2010 ay 166 TSP, total micrograms per normal cubic meter. Yan po ay napakataas dahil ang standard ay 90 lamang. Mayroon po isang lugar sa Along EDSA, for example,
ang TSP ay umaabot sa 278. Yan po yung corner edge sa TAF. Yan kung saan nag-U-turn yung mga buses and jeepneys dyan. At naibaba po yan sa tulong ng DOTC, sa tulong ng LGUs, ng Department ng Civil Society. Pinagtulong-tulungan po namin yan at napababa po yan ng 133 noong December 2010. January 2011, naibaba pa po natin ng 131. At we started certain reforms. Bumaba po yan sa 120 noong February. Tumaas ng konti ng around 140, subalit bumagsak ulit sa 121. At sa tingin po namin, through administrative reforms, hanggang doon na lamang. Sa tingin ko po, kailangan natin ng additional reforms to bring it down to 90. Kaya po may mga measures ngayon. Mayroong pong narinig akong measure si Senator Miriam Defensor. Ang sabi niya, kung po pwede, dapat may graduation ng sasakyan. Dahil talaga po dapat, sa tingin ko, magkaroon ng volume reduction. Ang nangyayari po dyan, maski na malinis ang iyong sasakyan, kung galing kang Cubao, papunta ka ng Makati, dapat 15 minutes makuha mo yan. Kung 15 minutes, dapat ang emission mo isang kilo lamang. Subalit na traffic ka, inabot ka ng isang oras, ang iyong emission naging 4 times. So, even if your car is clean, your emission is 400% higher than normal. So, gusto pong sabihin yan, may mga dapat ng ibang measures na implement tayo kung gusto nating marating yung 90 micrograms per normal cubic meter na TSP. Ganun din po sa paglilinis ng tubig, nagtulong-tulong kami ng DPWH, nagtulong-tulong po kami ng LGUs, ng DILG, at dito po sa Metro Manila, makikita nyo, mayroon ng mga effort sa paglilinis ng estero at paglilinis po ng ating katubigan. Subalit, ang isang pinakamagandang resulta po dyan, hindi namin inaasahan ito, subalit napakataas ng response. Nag-launch po kami ng tinatawag na Adapt Estero Program at we appeal to the corporate social responsibility of the major corporations in this country. Sa ngayon ho, 182 corporations adopted already major rivers and creeks in esteros nationwide. Yan ho, isa sa pinakamagandang response ng ating society sa clamor natin sa paglilinis ng ating katubigan. Naglunsad din po kami ng nagpasa si Presidente ng Executive Order No. 23. Ito ho yung pagdeklara ng total logging ban dahil ang sabi niya, dapat tigilan na natin ang pagpuputol ng kahoy sa ating kagubatan at yan ay iiwan na natin sa mga susunod na henerasyon. Subalit, hindi naman tayo pwedeng mabuhay na walang kahoy. At siya na may pumirma rin ng Executive Order No. 26 at nilunsad natin yung National Greening Program as a national government priority. Yan po ang mga programang nilunsad natin sa programa ni President Noynoy within 1 year. Okay, go. Sec, ito pong ating forestry EO23, EO26, napakaganda dahil initially yung napakaganda nung inyong naibanggit for Metro Manila. Pero yung ating mga probinsya ngayon, kagaya ng Davao, Cotabato, Agusan, marami pa pong ibang mga lugar, ay they're feeling the effect of deforestation kasi marami na pong presidenteng nagdaan na nagtotalag ban. Marami na rin pong presidenteng nagdaan na nagkaroon ng greening program. But how differently will we attack this problem, Sec? At gaano kadeterminado itong ating administrasyon to really create an impact? Napakaganda ng katanungan mo, Mark. Ano? Dahil sa, ang sabi nga ng ating Pangulo, dapat isang matatag na lipunan na kayang labanan ang epekto ng climate change. At itong greening program po natin, hindi lamang ito climate change mitigation program. Mm-hmm. Ito po ay isang poverty reduction program at isang food security program. Mm-hmm. Dahil po ang theory naming sinusunod ay ganito. Kapag ho ang ating upland farmers, ang pagtingin nila sa punong kahoy ay gamot kapag ang pamilya nila ay may sakit. Kapag ang pagtingin ng ating upland farmers sa punong nakatayo ay pagkain kapag ang pamilya nila ay gutom, hindi po matitigil ang illegal logging. Kaya po sabi ni President Noynoy, pagtuunan ang poverty reduction at sa tingin natin yun ang tunay na solusyon. Kaya dito po sa National Greening Program, ito ho ay hindi lamang pagtatanim. Ang ginawa ho natin, pagtutulong-tulungan namin ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, nagtatanim tayo ng mga pananim na hindi lamang pangkagubatan. Kaya ho, tinweak namin ng konti yung reforestation species, sinama na rin po namin dyan ng mangga,
coffee, cacao, at iba pong pananim. At yan po ay to-turn over namin sa komunidad. Kumbaga sa CCT, ay nagbibigay tayo ng pera, dito sa aming sektor, ibibigay namin plantasyon na. At doon sila mabubuhay sa plantasyon. Para hindi nila titingnan yung gubat na nakatayo na source of their livelihood. Okay. Sek, atin din pong nabasa na aside from yung mas seryosong pag-implement nitong ating greening program and ban on deforestation, ano po ang ating plano dito sa solid waste management? Dahil, well, it's one thing to plant trees and make our air better, but if we continue to dump our trash everywhere and not manage it, mukhang mahihirapan po tayo. Ano po ang programa para sa solid waste management? Correct ko dyan, Attorney Mark. Ano? Ang point namin, kung kami tuloy-tuloy na maglilinis lamang ng ating esteros, rivers at katubigan, ang tingin po namin ay kami magiging basurero lamang ng bayan. Subalit, ang tunay na solusyon po dyan ay dapat sa household. Ang batas ho, very clear, 9003 says, you must segregate your waste from source. Kaya ho kami ngayon, nagpirmahan ng kontrata, especially in Metro Manila, ng mga lokal na opisyal dito. Ang sinasabi namin, magmula ngayon, kami ho ay maglulunsad ng programa na we will even penalize households na hindi magsisegregate ng basura at source. Kasi pag hindi mo sinegregate talaga ang basura mo at source, ay hindi mo siya marirecycle. Ilalagay sa plastic yung biodegradable, hindi na siya magde-degrade. Magde-degrade man siya, nasa loob pa rin siya ng plastic. Itatapon sa ilog, babara ang kanal. Subalit kung yan ay nakahiwalay, yung basurang nabubulok, mabubulok at magiging fertilizer. Yung hindi nabubulok, plastic, bote, garapa, ay pwede mong i-recycle. So halos wala ka nang darating na basura sa ating katubigan. Okay. Sek, tanong ko lang po kayo before we go on, Gov. Joey. Alam ko, siyempre determinado yung ating Secretary DNR, pero yung mandato nito nasa barangay, nasa LGU, yung pagpapatupad, pagmumonitor, at siyempre yung kusa nasa atin din sa ating mga komunidad. How can we make our communities, our local government leaders down to the barangay comply with this direction? Actually, simula nung umupo ako bilang isang governor, kasi yung governor kasi wala kaming diretsyang teritoryo. Talaga hindi naman sa tinatapon ko yung problema sa mga component LGUs katulad ng towns and cities. So ang ginagawa ko, tinutulungan ko sila in partnership with ng EMB at saka DNR upang ma-enable ang mga LGUs na makapag-comply. Lalong-lalo na ngayon na marami pang mandato kasi tinapon sa LGU katulad ng health, yes, katulad ng DRR, CCA, puro na sa amin po. So sa ngayon, kumbaga sana, at sinabayan pa ng SSL na minana natin, na alos apat na taon yun. So and next year, yun nga magiging problema namin na mababawasan pa ng 5%, 4.8% yung ira ng lahat ng LGUs. So sa ngayon, definitely yung commitment ng LGUs nandyan. Lahat gusto talaga nila magkaroon ng yung utos ng solid waste management law. Pero dapat, yung kailangan natin yung ability or enabling. Kaya tuloy-tuloy pa po ang ating discussion on climate change mitigation. Ito pong epekto nito sa ating food security. Ano pong teknolohiya meron tayo para matulungan tayong i-monitor itong mga pagbabago na ito? Tumutok po kayo, tuloy-tuloy po ito. Ito po ang Pilipinas Natin. Pagtaon, nakatutok ang WWF sa iba't ibang mga bagay. Kasama dyan ang species o kaya mga hayop. Kasama dyan ang mga gubat at dagat, kasama dyan ang tubig, ang paggamit natin ng mga bagay-bagay kung saan nagkakaroon ng impact sa mundo. Ang isang pinaka siguro matunog na mensahe na ipinapamahagi namin ngayon ay tungkol sa climate change. Dahil yung pag-iiba ng klima, talaga lahat ng trabaho na ginagawa natin ay maaapekto. Humaharap tayo lahat sa isang tawag nilang climate-defined future. Pag doon ang tutunguhan natin, kailangan maintindihan natin at lubos na malaman natin mali na dapat gawin para manatili tayong viable, competitive sa darating ng mga araw at taon. Para gawin yan, napaka-importante na magkabalikat ang public at private sector. Kailangan maintindihan natin kung ano ang magiging epekto sa Pilipinas ng climate change. Paano ito makaka-epekto sa bigas, palay, sa ngais, sa isda?
sa mga bagay na napaka-importante sa buhay natin. Gawin natin ang mga dapat gawin para hindi tuloy-tuloy mawala ang mga bagay nito kung saan nakasalalay ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa tingin ko, makakahanap tayo ng isang landas kung saan pwedeng manatiling masagana, malusog at masaya ang buhay sa Pilipinas. Respect for nature, and we have to recognize our stakeholdership and our role as stewards. Kasi sa atin pinagkaloob to ng Panginoong mga poong may kapal. Bagong araw, dala-dala ang bagong pag-asa. Heto na ang bagong araw, dala-dala ang bagong umaga, may bagong sigla, bagong bilis, bagong saya at bagong tamis. Masdan mo ang pasli. Babalik po ang Pilipinas natin. Ito po yung pangatlo sa serye, Climate Change, Mitigation, Adaptation, and Food Security Cluster po ng gabinete. At kasama po natin Secretary Pahe, Undersecretary Yumol, Secretary Siring, and of course my partner, Governor Salceda. Buti na lang at merong itinatag na Climate Change Commission dahil mukhang seryoso talaga itong problemang ito. Actually, tinitingala ang Pilipinas dahil sa pagkatatag po. Kung iikot ka sa mga climate change conferences, natatangi ang Pilipinas na may talagang isang komisyon. Napakaganda. At para ikwento po kung ano po ang mandato nitong komisyon na ito at gaano ka handa ang Pilipinas para harapin ang mga epekto ng climate change, bigyan po natin ng opportunity ipaliwanag sa ating lahat ng kanilang hepe po ng Climate Change Commission, Secretary Lucille Sering. Magandang umaga, Secretary. Magandang umaga sa iyo, Mark. Governor Joey, sa mga Bisaya, mayong buntag. Sa ako mga kababayan sa Mindanao, mayong buntag sa inyong tanan. Marapatin po ninyong hayaan nyo akong mag-explain kung ano po yung climate change. Ang climate change po, kahit bakit kailangan po siyang tugunan? Noong taong 2009, nakita ng taga-Maynila kung gaano ang pinsala ng isang bagyo. Ang bagyong Undoy ay nagpakita kung gaano katindi ang damage na kanyang gagawin sa agrikultura, sa negosyo, sa ating mga bahay at pati na rin kung anong mga nasasayang na buhay. Dati-rati na po nating nakikita to sa ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na nakalocate sa Eastern Seaboard, kung saan doon ako lumaki sa Surigao del Norte, Eastern Samar at lalo na sa Salbay. Pero iba po ang epekto ng Undoy dahil iba po ang epekto nito sa ekonomiya kung saan nangyari sa Metro Manila, kung saan marami ang nagaganap na economic activities. Nakita po natin na ayon sa World Bank, 207 billion pesos po ang damage na ginawa nito sa Metro Manila. At kailangan natin ng katulad din ganung halaga para isaayos ang mga nasira nito. Pero yan ang kagandahan sa ating mga Pilipino, we move on. Kaya ano po ang Climate Change Commission at ano po ang ginagawa natin? Ano po ang dapat nating gawin at gawin ng gobyerno para kung hindi man ito maiwasan, at least man lang mabawasan?
Ang Climate Change Commission po ay may dalawang estrategiya. Kasama po yung Climate Change Cluster. Ito po yung title ng aming cluster. Ito po yung Climate Change Mitigation at Climate Change Adaptation. Ano pong ibig sabihin ng mitigation? Ang Climate Change Mitigation ay ito po ang pagbabawas ng tinatawag nilang greenhouse gases sa atmosphere. Hindi naman po ito masama. Dahil ito po ay nagbibigay na katamtaman ng temperatura sa buong mundo. Ang nakakasama po nito ay marami pong humang activities na nagdudulot nito sa ating atmosphere. Dahil po dito, para po itong kumot na pag kumakapal, lalong umiinit sa loob. At ang pagkapal nito ay ang tinutukol na greenhouse gas effect na siyang sanhi ng pag-init ng panahon. Kaya ang gobyerno po ni Pangulong Aquino ay nagpalabas ng ibang mga activities under the Department of Energy tulad po ng reduction of greenhouse gases in promotion of renewable energy. Ano po itong renewable energy? Inideklara po ng presidente na by 2030, 50% po ng ating energy source will come from renewable energy. Ayon sa International Energy Agency, the potential to boost rural economies through job creation or green jobs is high through the promotion of renewable energies in Southeast Asia. Apat na bansa sa Southeast Asia will represent 80% po o 80% ng energy demand until 2030. Isa po ang Pilipinas sa apat na bansa na yon sa Southeast Asia. Unti-unti po nating nakikita ang interes ng Pilipinas sa mga electric vehicles, kaya makikita po sana natin itong pag-usbong ng mga bagong industriya na lokal na ginagawa. Pero patuloy pa rin ang pag-init ng mundo, patuloy pa rin po kasi ang pagbuga ng greenhouse gas. Meron na pong ibang mga bagay na hindi na po natin mababago. Kaya dapat na po na tayong mag-adapt. Ito po ang tinatawag na climate change adaptation o pagsang-ayon o tanggapin ang mga bagay na nandyan na. Or disaster risk reduction, ang pagbawas ng pinsala na dulot ng extreme weather events o pagtindi ng pag-ulan o pagtindi ng pag-init. Kaya dito po sa climate change Philippine Development Plan, makikita po ang ilang mga programa na makikita nyo sa sektor ng agrikultura, health, pati na rin po sa infrastruktura. Natapos na rin po ang kauna-unahang plano ng gobyerno na ginawa ng climate change, pinangungunahan ng Climate Change Commission, ang National Climate Change Action Plan. Ito po ay sama-sama ang national agencies, academe, private sector, pati na rin po ang iba-ibang stakeholders para buuin ang kauna-unahang plano ng gobyerno. Inaasahan na rin pong matapos ang implementing rules ng disaster risk reduction. Sama-sama na rin po kami ng Disaster Risk Management Council ng Department of National Defense. Lumagda na po kami ng kasunduan ng One Against Risk upang ipagsama ang aming mga resources at aming kaalaman para hindi po masayang ang kakaunting pera ang meron man tayo. Pero ang isa pong pinaka-importanting itutulak ng gobyerno ng Pangulong Aquino ay ang tinatawag nating Vulnerability Assessment. Ito po ang pagtukoy na kung ano-ano man ang kahinaan ang merong iba't ibang sektor at ibang pamahalaan sa buong bansa. Importante po ito dahil dito natin malalaman kung ano ang dapat programa at aksyon na ating gagawin. Dahil dito matutulungan hindi lamang ang gobyerno, pati na rin po ang pribadong sektor. Ang climate change mitigation po, kung ipupursuma natin sa ating plano, ay isang function ng adaptation. Ano pong ibig sabihin nito? Itutulak po natin ang mga teknolohiya na tutulong sa ating mga adaptation strategies. Makikita po sa inyong mga telebisyon kung ano-ano ito, tulad ng micro hydropower na nakakatulong sa irigasyon, solar power at biomass na nakakatulong sa mga post-harvest facilities. Maliban din po ito, nakakatulong po ito ng additional power sources na tutulong sa rural productivity. Ito po ang tinatawag naming inclusive growth. Kasi ang agrikultura ang ikalawang employer ng gobyerno, pero ito po ay prone sa economic situations and it's prone also to natural calamities. So, in the next 5 years, makikita po natin sa National Climate Change Action Plan ang scaling up of best practices, promoting synergy and convergence. Ang ibig pong sabihin nito ay kailangan po buo ang tugon pagdating sa pagsolusyon ng klima. Ang Climate Change Commission po ay naatasan direkta ng batas na gawin ang Local Climate Change Action Plan kasama ang pamahalang lokal. Ito po ang sa tingin namin pinakamagandang solusyon ang kailangan makipagtulungan sa local government units. Excuse me. Meron na po tayong nakalaan konting budget para umpisahan ito sa 10 munisipyo in the Eastern Seaboard kung saan karamihan ng mga mahihirap na probinsya ay nakalocate. Yes, Gov. Joey, nabanggit ni Secretary yung role ng lokal at importante yung synergy.
talaga dun, kung gusto talaga natin ng zero casualty o yung walang namamatay, adaptation nga, kahit may bagyo pero walang namamatay. So, ang tanong ko lang kay Lucille, kasi mukhang ang tinatamaan ngayon, mga hindi tumatamaan. Kami mga tinatamaan, talaga nandun na yung pressure na magkaroon ng vulnerability assessment, socio-economic impacts, at saka ng mga contingency plan. Katulad ng Bukidnon, Davao, yung probinsya mo, Agusan, Surigao, pero nasa eastern seaboard nga pala yan. Pero yung may mga bago na nasa kita, lalo na sa Mindanao, na hindi tinatamaan ng bagyo, ngayon tinatamaan na. Sa tingin ko, ano yung program? Nasa sampu ba siya na uunahin? Isa yun, lalo na sa area ng Davao, na kausap na po natin si Mayor Sara Duterte tungkol dito. Dahil kahit siya po ay dati sinasabi niya, hindi naman kami masyado tinapamaan dito ng bagyo. Pero nagulat sila dun sa flash flood na nangyari kailan lang. At saka pag-uusapin ko na rin kayong dalawa. Eh kasi mukhang nandyan yung bagyo, pero yung nangyari sa bukid nun, yung may geohazard yun na na-trigger ng, ng climate. Diba? So ewan ko kung merong geohazard map nandun mismo sa Valencia City. Yung on the geohazard map at saka dito sa ating climate change, mukhang kailangan pagbabago ng kaisipan, Sek. And mukhang kailangan makumbinse, is this a threat na nationwide na hindi lang dito sa Eastern Seaboard, hindi lamang dun sa mga traditional na tinadaanan ng bagyo, base dun din sa geohazard map, dapat bang lahat na ng probinsya ay maghanda? Oo, dapat lahat maghanda. Pero kailangan rin natin tingnan yung mga lugar kung saan makakakuha din tayo ng mga best practices. Mahirap din po kasi nating umpisan sa ibang lugar nang hindi natin alam kung anong dapat gawin. Isa po ito sinasabi natin, kung ano mang nangyari sa Albay, posibleng hindi siya angkop sa Surigao del Norte o hindi rin siya angkop sa ibang lugar. Kaya dapat pong sa atin natin to sa vulnerability assessment. Yung sa geohazard katulong namin ang DNR at pati ang DOST to dito. Tapos na namin ang buong Pilipinas, ang geohazard map sa buong Pilipinas. Yan ay dalawang ulit na naming pinamigay sa lahat ng lokal na opisyalis ng buong Pilipinas. At doon mismo, halos lahat ng nangyari ngayon na sunod-sunod. Itong Matina sa Davao, itong Bolod-Bolod sa lately dito sa Region 8, yan ho ay pagtiningnan mo, like for example yung Bolod-Bolod sa geohazard map, nakalagay doon, highly susceptible. Nakalagay yung barangay na yon. Ang nakalagay pa nga doon ay it is described as debris accumulation zone. Meaning, gustong sabihin, pag tumibag yung dalawang bundok sa likod, doon sa iyo itatabon. At yan ay very clear na sa mapa. Kaya kami nananawagan sa lahat ng lokal na opisyalis na aralin ng husto, i-familiarize, and seriously, basahin at aralin ng gusto yung geohazard kasi maps. Ito po ay produkto ng siyensya. At this point, Gov, let's invite into the discussion yung representative from the Department of Science and Technology, Undersecretary Yumol. Sec Yumol, ating pinag-uusapan geohazard, pinag-uusapan natin climate change. Ano ang programa ng DOST to equip our country with the necessary science and technology to meet the challenge? Pag titingnan nyo, nagbago na ang panahon. Nagbago na ang klima. So kapag may tao pa na nag-iisip na hindi pa nagbabago ang panahon at klima, hindi na siya kailangan tumingin pa sa labas o tumingin kung saan-saan. Sa Pilipinas, nakikita na natin ang pagbabago na yan. So doon sa aming cluster na climate change mitigation adaptation, napagkasunduan din namin, as a matter of fact, na dapat tignan din natin yung disaster risk management. Bakit ngayon? Kasi katulad nga sinabi nga ni Governor Salceda, ang Pilipinas, hindi lamang ang Albay, ang tinatawag natin Vatican of Disaster. Hindi lamang bagyo, kundi nandyan yung earthquake, nandyan yung faulting, nandyan yung tsunami na nakikita natin sa Pilipinas. Pero 41% up yung tourist ko. Okay. Kahit sa tambak na bagyo. Kasi may DRR nga. Kaya, na yun ang kailangan natin. Na kailangan maintindihan ng ating mga tao. Dahil hindi nangangalugan na kahit na may ganyan kang hazard, ay parang hindi ka na makakabangon. So ito yung ginagawa namin ngayon sa Department of Science and Technology. Pagdating sa ating weather, no, we make sure ngayon na pag may darating na bagyo, every hour on the hour, ang ginagawa natin tracking para lahat ng ating mga kababayan ay nalalaman kung nasa na yung mga bagyo. In the process, for this year alone, nabigyan kami ng resources para magkaroon pa ng additional na tatlong Doppler radar na ilalagay natin sa Western Seaboard. Bakit ganun? Kasi kanina pinag-uusapan natin, ang bagyo ay hindi na lamang nanggagaling sa silangan. Pati doon sa western part at saka yung habagat. Hindi lamang bagyo ngayon ang tumatama sa Pilipinas. Yung habagat causes a lot of flooding sa Pilipinas.
So yan yung mga pinaghahandaan natin ngayon. And of course, ang ginagawa natin sa pag-asa ngayon ay ito'y alliance ng buong bansa. Kasi tama yung aming forecast. On time yung aming forecast. Napakagaling ng ating mga kasama sa media sa pagpapaliwanag ng ating forecast. Subalit kung yung appropriate response kaming naman sa ating mga kababayan ay hindi tama, then magkakaroon pa rin tayo ng dilubyo. So yun yung concept namin ng tamang forecast. Tama yung forecast na i-communicate mabuti at yung ating mga kababayan naman ay talagang nagre-respond accordingly. Subalit, bukod nga sa bagyo at sa mga pag-ulan, iisipin din natin dapat yung zoning, no? At saka yung daluyan ng tubig. Kasi kahit nung maraming tubig yan, kung tama naman yung daluyan, at saka walang mga nakatira doon sa mga riverbank, kahit paano, mami-minimize natin yung hirap. So, in essence, yung patong-patong na hazard sa atin, na katulad limbawa ng tsunami, dapat tignan din natin. So, naglalagay kami ng early warning system related sa tsunami. Sinisigurado namin na yung aming mga seismometer ay talagang nagmo-monitor ng ating faults, ng ating earthquakes, ng ating mga volcano. Sasabi mo, hindi related sa climate change yan eh. Yun yung konsepto namin sa climate change mitigation adaptation cluster. Na hindi po pwedeng climate change per se, kailangan nandoon yung disaster risk management. Kasi pa nagpatong-patong lahat yan, then yun yung iginugupo sa bansa natin. And in the process, every time may pagbabago ng klima, nagbabago ang kalusugan, nagbabago ang komunidad, lalo sa baybayin. So, coral diversification, dapat reef restoration, 3D mapping natin, ginagawa natin. And in the process, sinisigurado natin ng kalusugan ay actually na-address natin. Darating ang panahon with climate change, yung mga kalusugan, yung dengue, malaria, at iba pang sakit ay mas lalo pang dadami. Pero maraming salamat. Napaka-passionate ni Yusek Human. Mukhang napaka-positive sa kanilang ginagawa. Gob, kayo, yung probinsya ninyo, nandun na nga yung may volcano kayo, meron kayong... Vatican nga kami. Kompleto din po yung inyong kompletos ricados, pero, yung disaster. Do you affirm itong improvement sa DOST sa ating pangangailangan ng technology at siyensya? Ang unang-una, biggest texter ko talaga ito, si dalawang number pa ginagamit niyan sa akin. Kaya ngayong umaga pa lang, naka-apat na siya sa akin. Pero ang tanong, binasa ko ba? Binasa ko. Dahil yun po ang mandato ko. Yun nga, ang isang masasabi ko dyan na yung mga technological innovation dyan sa DOST, kailangan na ngayon matranslate into public o yung mass public preparation. Kasi yung nakakamatay talaga, Yusek, yung mga maliliit eh. Sinasabi ko, ang gagaling yun na sa bagyo. Pero yung maliliit na mga hazard, katulad ng TD, 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 LPA, Northeasterly, Southwest Monsoon, yung maliliit, ITC set, pumapatay na din eh. So, yun ang kailangan talagang siguro na pag-angat na hindi lang naman kaya ito ng pag-asa, kundi ng as a community, as a family na talaga, kailangan talaga niyan isagawa ulit. Parang hindi naman refresher, kundi pag-angat po ng kamalayan ng ordinaryong Pilipino na nakakamatay din po ang LPA, nakakamatay ang ITC set. Na yung pumatay sa Davao, hindi mga bagyo yun eh. Mga pumatay dun, mga ITC set lang yun. At saka yung Southwest Monsoon. Okay, Gob. Buti, sabi nga ni Secretary Siring kanina, we cope and we move on. Napakagaling ng Pilipino at napaka-energetic nitong cluster na ito. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating discussion, Gob. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Pilipinas natin. Mahalaga eh, hindi once a year na tayo ay may ginagawang mga aktibidad para pangalagaan ng kapaligiran. Bawat isa po natin ay kasama sa problema. Tayo lahat nagre-release ng karbon, gumagamit ng tubig at dumudumi ng tubig. Araw-araw nag-generate tayo ng basura. So may tungkulin din po ang bawat isa sa atin na gumawa ng aksyon. At mga simpleng bagay lamang na kayang gawin ng bawat isa. Let's make it a way of life. We'll be right back.
Welcome back to Pilipinas Natin, Third Forum, Climate Change, Mitigation and Adaptation, Food Security. Kasama po ang ating mga kababayan sa ating internet or sa ating cyber world. Kaya magbabasa po kami ni Gov ng ilan sa mga komento na inyong pinadala sa aming mga Facebook and Twitter accounts. Unahin ko to Gov, from Grover Lanot on Facebook, massive reforestation, stop the conversion of farmland to housing area, regulate our means of transportation. Naku, mamaya kakasama natin si DA. Yes, so, postpone natin yung sagot dyan. Mm-hmm. Pero meron dito, pero para sa Kongreso naman to, ipasan nyo na kasi ang Sustainable Forest Ecosystem Management o SFEM bill para sa climate change mitigation. Ano ang update natin dito, Secretary? Nasa dalawang committees na yan, sa Committee on Natural Resources sa Lower House, ganun din sa Committee on Natural Resources, Environment and Natural Resources sa Senate. At pinagdidebatehan dyan ngayon kung dyan kasi sa proposed bill na yan, mayroon pa rin sustainable harvesting sa natural forests. At yan ang pinaka-major issue sa ngayon. Kasi anong position ng DNR? Wala. Kami po ay susuportahan definitely namin yung Executive Order number 23 which says that Lagban. No more harvesting in the natural forests. Yun. Ito, Gov, is something to do with reforestation, pati na rin po technology. From Antonieto Arbilera on Facebook, I'd been in South Korea and I noticed the mountains there have blanketed with nets, especially the one which has no trees planted. I think this would prevent soil erosion when there is rain. Pwede sigurong gawin din sa atin ang mga ginagawa ng mga Koreano sa kanilang mga bundok upang maiwasan ang landslide. Ano po ang ating ginagawa? Sa DOST dapat yan. Yes, sa DOST. Ang programa natin sa Coco Choir. Tapos yung water hyacinth, gagawin na rin natin ganun. Mm-hmm. Na pang ano sa landslide. Anong sabi ng DPWH? As a matter of fact, magkasama tayo with DPWH sa paggamit ng Coco Choir. So mas okay ba yun kaysa mag-plant ka ng coconuts? Depende kung ano yung slope at kung ano yung lupa. Kasi nakita natin noong 2004 na yung coconut naging dead load. Yung may nabanggit kanina na anti-flood yung reforestation. Mm. Pero against landslide, hindi yung kahoy ang kailangan mo. Kasi binibit-bit pa ng kahoy ang lupa. Uh-huh. Pero actually, ang kailangan mo dyan yung nyug. Kasi malaki ang anchorage niya. Mm. So hindi talaga rumaraga sa... Ano, Hindi na po. Okay. Hindi nag-erode yung... Hindi nag-erode. Okay, Gov. Ngayon po, puntahan po natin ang ating mga kababayan sa Subic. Kasama po natin ang taga-DOST. Pag-asa po pala para ipaliwanag po sa atin itong bagong technology, itong Doppler radar na ating ginagamit para ma-predict ng mas maayos ang ating weather condition. So, sir, magandang umaga sa inyo. Gov, nandito siya sa ating likuran. Opo, yes, magandang umaga rin po, sir. Oo, anong can you tell us the story of this Doppler radar? Okay, so ang Doppler radar po ay isa sa pinakabagong instrumento na ginagamit po ng PAGASA upang ma-detect po ang existing weather system natin. Isa po siyang tulong, karagdagan po na sa ating satellite at sa mga dati na po mga computer models na ginagamit po natin sa weather forecasting. So narito po tayo ngayon sa ating control room. Papasok na po tayo. Medyo maingay nga lang po kasi po tayo po ay nasa pag-operate. So dito po makikita po natin ang ating transmitter cabinet na kung saan dito po nag-i-start ang ating operation. Sa ngayon po, naka-remote po tayo. Ang ibig kong sabihin, ang control sa pagpili po ng specification ay nakabase po sa mga weather forecaster po natin sa PAGASA Central Office. Para po mag-start ang ating operation, i-on po natin ang radar power, ang servo power, at ang radiation. Pag nag-radiate na po tayo, ang ibig kong sabihin, umiikot na po yung antenna natin sa taas. Once umiikot na po yung ating antenna, naglalabas po siya ng mga electromagnetic waves, specifically po yung radio waves, na kung saan anumang bagay na tamaan, particular po yung ulap, na tatamaan nitong radio waves na ito, ay magkakaroon po ng reflection at babalik po ito sa ating antenna at papasok naman po siya dito sa ating radar signal processor. Dito po yung mga signal na bumabalik ay pinaprocess po ng ating signal processor na kung saan yung finished product po o yung mga data naman ay makikita naman po natin dito sa ating workstation.
Sa workstation po, meron mo tayong real-time. No? Pinapakita po yung real-time scanning na kung saan yung antenna po ay nag-move, no? At different elevation. Paakyat po siya. So, nai-scan po natin papano ba kalayo ang isang ang isang ula, papano siya kalayo, ano ang height niya mula sa lupa, papano siya kalaki, ano ang movement niya. Then, meron po tayong finished product ng display. Meron po tayong pinapakita halimbawa rito na kung saan yung pinaka-output po niya ay nagbibigay po ng color coding. Sa color coding po, ma-identify po natin kung yung isang lugar ay merong very light rain, moderate rain, or heavy rain. So, titignan lamang po natin kung saan tatapat yung mga clouds, cloud groups na ito, kung saan area po, doon po magkakaroon ng mga pag-uulan. So, sa pamamagitan po nito, katulong na rin po ang ating mga ang images, ang mga ang satellite po natin, at ang iba pang mga computer models sa forecasting, nagkakaroon po ng pagkakataon ang mga weather forecaster natin na ma-analyze, makitang maigi, kung paano ang tamang pagtataya ng panahon. Sa ngayon po, narito po tayo sa Subic radar station at alam at marami pa po mga radar station na ginagawa. Sa ngayon, ang existing po natin ngayon ay ang Apari, ang Baler, ang Baguio, ang Subic, ang Giwan, at ang Dirac. At ang may mga karagdagang pa po tayo sa bandang Tagaytay, at sa Sambuanga, sa Mactan, Hinatuan, at Ampakan. Asahan po natin na dahil po sa mga bagong teknolohiyang ito, patuloy po naming mabibigyan ng tamang babala ang mga mamamayan upang maiwasan po ang sakuna na dulot ng mga bagyo o mga low pressure area o mga ano ba pang mga weather system na pwedeng maka-apekto po sa ating bansa. Okay, maraming salamat po Mr. Joselito Meredor, siya po ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Station sa Subic SBMA. Gob, itong radar na ito, nagpapakita na rin siya ng volume of rain. Yes. Sa pagkakaalam natin, ito yung hindi na de-detect dati. Kaya po nangyari yung mga pagbahang matindi. Gaano kalaki ang tulong nito? Ang laki tulong. Kasi ito yung strategic gap nga sa information. Lalo-lalo na sa mga kailangang mag-decide o disaster authorities. Kasi dati, makikita mo yung satellite imaging ng clouds. Ang ginagamit namin dati noon, pag nahulog na yung tubig, saka namin nami-measure. Eh yung dapat, bago umulog yung tubig, dapat ma-measure na. Kaya ito po talaga yung kasagutan, itong Doppler radar, kasi may kapasidad siya na ma-measure yung tubig bago mahulog. Pero sa ngayon kasi, may oras pa naman kami. Katulad sa lahar, nabibigyan kami ng 2 oras. Halimbawa, lumampas ng 40 sa 1 oras, takbuhan na kami. Likas na. Halimbawa, pagdating naman sa landslide, pag sumobra na 180 mm, so, itong mga Doppler radar to, katulad ng sinabi po ni Secretary Humold, kung wala naman mga decision rules, eh useless din. Tama yun. So, nanakot ka lang na wala namang ginawa. Ang gusto ko lang malaman, Secretary Yusek Humold, nasa website na ba to? Yung Doppler radar natin. Yung result, yung pinapakita niya yun. Pwede ko na ba yung mamaya pag-uwi ko, may pipindutin ako, lalabas na sa akin. Amount of rainfall at saka satellite. Yung ating Doppler radar, ginagawa pa natin para ma-upload natin. So hindi pa siya uploaded? Hindi pa siya uploaded. Yung sinabi niya, Birak, open ha? This year. Yung luma? Hindi, Doppler radar na siya. So this year, mako-commission siya. O di, pasalamat na rin tayo sa JICA kasi pinagpatuloy ito kahit nagkaroon ng Fukushima. Yes. Itinuloy nila itong mga projects na ito. Yusek, masasabi po ba natin na covered na yung pinaka-critical na mga points ng ating bansa? Except Western Luzon, Western Philippines. Yun yung rason kung bakit si Pangulong Aquino nagbigay siya ng pera para sa 4 na Doppler. Lalagay natin sa Palawan, Sambuanga, Antique. Ngayon yan, 2011? 2012. Nasa 2011. Budget ng 2011? 2011, may pera for 2. 2012, may pera for 1. Tapos may ibinigay pang isa ang Taiwan sa atin. Okay, napakaganda. Ngayon, dalhin po natin ang discussion sa Quezon. May makakasama po tayo, Ms. Celine Tutor, program host and columnist, Punto for Punto, DZAT. Miss Tutor, magandang umaga sa inyo. Good morning. Magandang umaga po. At ang issue sa climate change, ayon kay Lucena City Councilor, former Councilor Benny Brizuela, ay bunga ng walang habas na pagkuputol ng puno sa ating bansa. At okay, ito'y pumapasok sa issue ng illegal logging activities. Sa isyong ito, ano po ang pagkilos na ginagawa ng DNR? Kasi ang problemang ito, Secretary Ramon Pahi, ay dinadatnan, naiiwan,
ng nagiging pangulo ng ating bansa na paulit-ulit na lang na nangyayari. Paano po ang gagawin ngayon ng administrasyon ni Pangulong Aquino sa problemang ito at ano po ang solusyon? Napakaganda ho ng issue ni raise mo ngayon. Noon kasi, ang lumalabas, yung illegal sometimes, nagiging legal. Mm-hmm. Ngayon ho, lahat ng trosong lumabas sa kalye na galing sa natural forest, illegal. So maski taong bayan, pwede mangumpiska. Kaya po kami nananawagan sa inyo, LGUs, police, army, civil society, kung gusto nyo mangumpiska, mangumpiska po kayo. Sa katunayan ho ngayon, pumunta kayo dito sa Ninoy Aquino Park, mayroon kaming 40 truck dyan. Yan po ay kumpiskado na at irirehistro lang namin at ipamimigay na namin yan later on sa mga LGUs. Yan po ay parte ng aming confiscation. Subalit ang point nga ho namin, maski na 100% successful tayo sa confiscation, yan po ay hindi pa rin 100% success sa forest protection. Kasi ang gustong sabihin yan, tumba na yung puno, hindi mo na matatayo ulit sa gubat yan. So ang tunay na forest protection ay kung mapigilan mo ang puno na matumba. Yung felling of trees na tinatawag. So ang point ho namin, dapat doon pa sa gubat ang tunay na forest protection, hindi dito sa kalye. Kaya kami may nilulunsad ngayong programa, yung social fencing. Nakikipagtulungan ho kami sa Anti-Poverty Commission na kung po pwede ay turuan yung mga komunidad na alagaan ang ating gubat doon pa sa taas, hindi sa baba. At napakaganda nung gagawin nyo sa ating na-confisca sec, di ba? Gagawin daw pong chairs for our public schools. Ginagawa na po ngayon yan. Utos po yan ni President Noynoy na yung mga illegal logs kasi dati, kinukumpiska yan at binibidding. Ang problema namin, pag binidding mo, nananalo yung illegal logger din. So, ang ginawa ho namin dyan ngayon, wala nang bidding, lahat ng confiscation, lalo na sa karga, we have confiscated almost 12 million board feet. Kala ko sa DepEd yung binigay. Binibigay namin lahat yan sa DepEd. Yung confiscation sa karaga, tinutulungan kami ng TESDA, kinukonvert into chairs, pinifinance ng PAGCOR, binibigay namin yung silya sa DepEd. Kaya ho, sabi ko nga, ito ay supposedly para sa susunod na henerasyon, pinutol ng present generation, at least maupuan man lamang ng mga susunod na henerasyon. So siguro hindi ko makakalimutan dito sa mga pag-host ko dito. Ha? Ano yan, Gob? Tumatak sa utak ko, social fencing. Marami paggagamitan ito. Lalong-lalo na sa ating pong mga advokasya patungkol po sa environment. Kasi pag ang komunidad po talaga ay imbelto, hindi mo kailangan makita yung physical fence. Pero nabanggit ni Secretary kanina, kung yung fence mo ay walang kinakain, marurupok din agad yun. At yun din ang tulungan. Kailangan din na tanong natin siguro. Kasi siguro at the end of the day, ano ba yung vision natin dyan? Ano yung forest cover talaga na tinatarget ng ating administrasyon? Very good question, Gob. Sa ngayon, ang ating forest cover, we have 15.8 million hectares of forest land. Ang forest cover, na, yung may puno, opo, is around 7.6%. 7.6 million. 8 million plus ay kalbo. Ito yung open, denuded, degraded. Ang target ho ni President Noynoy o ng administrasyon natin ay makapagtanim ng 1.5 million hectares. Ibabawas mo yan sa 8 million, ipapatong mo sa 7.6. Kaya po ang target namin by 2013, magsishift ho yan. Meaning yung pinakamatagal ng problema natin na mas maraming kalbo kaysa sa forest cover, around 2013, gaganon po yan. Dadami na yung may tanim kaysa sa walang tanim. Yung huling tanong ko, ano ba yung very specific natin na doable pagdating dun sa growing strategies natin? Kasi pagtatanim, ang daming gusto magtanim. Pero namamatay. 80% yata mortality Napakagandang question, Gob. Kasi sa tingin ho namin, ang gustong magtanim napakarami. Ang problema, asan yung pananim? Kaya ho, kami ngayon, ang utos sa amin ni President Noynoy is to produce more. Ang ginawa ko naman is not to reinvent the wheel. Ang ginagawa ko ho ngayon, nakikipagkontrato ako sa CHED. Pinipili ho namin yung agricultural colleges. And universities. Nandoon na rin naman yung competency sa kanila. So ang 2012 ho budget namin, we will be releasing budget to the SUCs.
na agricultural colleges and universities. Mm-hmm. Kasi ang lalaki ng lupa niyan. At may volunteer na. Ando doon na yung technology, nando yung competency. So yung clonal nurseries namin, doon ko na ilalagay. Napakaganda. Gusto ko na, Mark, idagdag. Yes. Kasi doon sa reforestation program natin, kailangan po natin, kanina minention ko yung vulnerability assessment. Minsan, marami nga tayong tinanim. Tinanim natin doon, hindi naman natin alam, baka babahain siya o yes, hindi tutubo yung mga seedlings. Kaya importante na alamin natin kung ano yung kahinaan na meron doon. At sana masama ito sa Vulnerability Assessment and National Greening Program. At isa rin pong idudugdong ko kung bakit climate change mitigation siya at bakit kailangan sa susunod na henerasyon. Kasi po, sinasabi natin carbon stock. Kung hindi po natin pipigilan ang pag-init ng the trees are what are carbon sink. Kung hindi po natin ito palalagoin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, patuloy ang pag-init ng temperatura at lalong lalala ang pagbabago ng klima. Correct. Kaya kung pag-aaralan din lang education awareness, as is nasabi mo kanina, kailangan sama-sama po ito at hindi lang po climate change, kundi rin disaster risk reduction na siyang pinaka-importante ngayon na tinutukoy ng ating pangalan. Okay. Gov, mga secretaries, ito po magtatanong from our friend from media, nandito po sa studio, Ms. Evelyn Quiroz from Balita. Hello. Good morning, Secretary Pahe. Na-mention niyo po kanina yung tukol po dun sa log ban, na yung mga illegal logs pwede pong mahuli na. Pwede po bang malaman sa inyo how many logging permits have been cancelled? At this point in time. Wala na pong supposedly logging na nag-ooperate ngayon. Magmula ho, umupo ako sa Department of Environment and Natural Resources bilang kalihim, ni isa hong logging permit, wala kaming pinipirmahan. Okay. Wala na pong logging permit ngayon at wala na rin pong nag-ooperate sa gubat na logging concession. Ang una hong kautusan ng Anti-Illegal Logging Task Force, lahat na equipment na nasa loob ng gubat considered illegal at pwedeng hulihin. So wala na hong supposedly traktora, bulldozer, or yarder na nasa loob ng gubat. So wala na ho dapat nagpuputol sa loob ng gubat. Sir, in the listing of DNR, can you recall how many violators have been arrested or how many cases have been filed in court? Meron ho ba na convict? Very good question ho. 298. Yung first report namin kay President Noynoy, we have filed 298 anti-illegal logging cases. Meron po dyan kasamang mga mayor, mayroon po dyan mga lokal na opisyal na sinama namin, especially in Mindanao. Okay, maraming salamat po, Ms. Evelyn Quiroz from Balita. Sec, ngayon po, punta po tayo doon sa last frontier ng ating bansa daw. Ito, marami pa po silang kagubatan doon. Go from Palawan Chamber of Commerce. Let's hear it from Ray Raffles from Palawan. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga po lahat sa panel po dyan. Ang may tatanong ko po ay tungkol po sa mango pulp weevil. Dito po sana ay tatanong ko kay DA Secretary Alcala. Ang mango pulp weevil po ay nanggaling sa Malaysia 25 years ago. Rampant na po dito sa amin sa Southern Palawan at dito sa Northern Palawan. Ang problema po namin, ang balita namin ay merong 100 million research daw dito para ma-eradicate ang itong pulp weevil. Ito po kasi ay kakaproblema kami rito. Hindi po mailabas ng Palawan ang mangga. Marami pong mangga rito na itinanim ng ating mga kababayan. Kaya lang po, ay hindi po magamit. Yun po ang nagiging problema namin kung paano po sana matulungan ang mga Palawenos. Backyard farming ho, marami yung mangga talaga dito sa amin. So kung paano po sana maalis po itong mango pulp weevil. Ito po ay nag-hibernate. Halimbawa po, wala pong mangga, panahon ng mangga, ito po ay nag-hibernate lang. Pag dumating po yung panahon na ng mangga, lahat po ng mangga dito ay meron pong, parang ano po ito parang uod. So pag kinain, sa labas ho, magandang-maganda yung mangga. Mm-hmm. Kaya lang pag binuksan nyo, pag hinatin nyo na ho, makikita nyo na yung parang uod na ho. Yun na yun. Mr. Ray Raffles, sasagutin po yung napakaganda ninyong katanungan ng ating secretary maya-maya lamang. Kaya tutukan niyo po yung kasagutan sa ating mga kababayan sa Palawan. Stand by. That question will be answered a little later. Ngayon, Gov, magbasa po tayo ng isang katanungan from our mga kababayan in the internet, from Jesusa Buen Baho on FB. Population of the Philippines keeps on getting younger and younger. Dapat may sustainable development regarding this.
tayo din naman ang sinisira sa kalikasan, kaya tayo din ang gumagawa ng paraan para i-repair. Siguro kay Secretary Siring, how are we rallying the young people, the next generation, Secretary, para makilahok dito sa effort na ito? Dahil we are a young population at yung habits nila, yung mga behavior nila, yung paggamit ng plastic at kung ano pang ibang nakakasira sa environment, significant dahil nga mga kabataan ang mas marami. Natutuwa ako kung tinanong mo, mukhang akong pinakabata dito sa panel natin. gusto na, nagulat kami sa survey na nakita natin na mula 15 years old to 35 years old, yung ganung demographic is very strong. There's a strong demand for government to act on environment, especially in how to address climate change. Meron po kaming Climate Change Consciousness Week, kasama na rin po ang DNR at ibang mga ahensya, Environment Week, kung saan meron kaming tinatawag na Youth Against Climate Change Program na sana po kasama namin ang National Youth Commission, kung saan irarali namin ang ating mga kabataan at ang tabayanan po nila at mangyayari po yan at sunod-sunod po namin ipapaalam sa buong Pilipinas kung anong gaano kaseryoso si Pangulong Aquino sa pagtugon nito. Okay, okay. Ito naman from Ramon Tan on Twitter, kay Secretary pa ito. Sir, can we plant trees along our highways nationwide through the care of barangay chairman? Yan po ay ini-encourage namin, subalit kailangan magpaalam tayo sa Department of Public Works and Highways. Kasi ho, ayaw natin na, marami na ho kaming tinanim, ayaw natin na pagkatanim natin, magkakaroon ng expansion ang DPWH at puputulin din naman yung ating mga tinanim. Kung kayo po ay magtatanim, ang advice ko po sa inyo, mag-coordinate kayo sa DPWH at sa kanyang mga lokal na opisyal at magtanim tayo sa labas ng expansion area. At saka sa DRR, sir, pag bumabagyo, halos lahat ng impassable roads due to fallen trees. Dahil, kailangan maayos yung plano. Ngayon, nagpapasalamat po tayo kay Undersecretary Yumol. Sana po, Yusek, yung inyong energy and passion ay will rub off dito sa ating mga kababayan para po tayo ay matulungan. Your final thoughts, Yusek, before we go on a break. Ang pagbabago ng klima at saka sustainable development ay hindi maaring paghiwalayin. So para talaga yung pagiging a young nation like the Philippines, actually competitive advantage natin yan. Kaya kailangan pagplanuin natin para lalo tayong mapahusay ang pagpapatakbo ng progreso sa Pilipinas. At kailangan natin ng mga scientists at mga nagsasaliksik, Yusek, no, para matulungan tayo at hindi nga po puro ibang kurso. Kailangan din pong mga Pilipino ay pumunta sa siyensya. Wala akong bansa sa mundo ang yumaman na hindi ginamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. At yan ang sinasabi namin sa DOST, science, technology, and innovation is the way to go. Yan po si Undersecretary Yumol at magbabalik pa po ang third forum. Diyan lamang po kayo. Isang patak ng ulan ay di alintana. Ngunit ang tuloy-tuloy na pagbuhos nito ay nagdudulot ng pinsala. Ito ang La Niña. Ngunit huwag mabahala. Mayroon tayong magagawa. Magsahod ulan. Magtanim bago o pagkatapos ng tag-ulan. Linisin ang mga daluyan ng tubig. Magtayo ng mga water impounding projects. Ang La Niña ay suliranin nating lahat. Magkaisa at magtulungan. Para sa karagdagang kaalaman, sumangguni o tumawag sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Agriculture sa inyong lugar. Welcome back to Pilipinas Natin, ang atin pong title ng ating forum, Climate Change, Mitigation, and Adaptation. Yung huli po, Food Security. Sa puntong ito, tututukan po natin yan sa ating discussion. Gov, pag isang lugar na nagpo-produce ng pagkain, pag ito ay binagyo or natamaan nga ng natural calamity, gaano katagal bago makabangon? Depende po sa response talaga ng komunidad at saka sa tulong ng national government. Buti na lang at kasama natin from the national government, yung concerned agencies, para ikwento sa atin epekto nga climate change sa ating food security. We have with us Secretary Proceso Alcala of DA. At kasama din po natin from the Department of Agrarian Reform, Undersecretary Pakturan. Magandang umaga po sa inyo.
At balikan natin, Gov, yung katanungan from Palawan ni Mr. Ray Raffles from the Palawan Chamber po ata. Nagtanong po siya about mango pulp weevil. Bigay po natin ang panahon para kay Secretary Alcala para sagutin ito. Sec. Maraming salamat po kay Sir Ray. Ang problema pong ito ay medyo inabot na po namin problema sa kagawaran. At ang the best pong solution is tuloy-tuloy pong pagtutulungan ng mga may taniman ng mangga at ng kagawaran. Ang nagiging pinakamalaki pong problema namin dito, yung pong ibang mga may-ari ng mga taniman ng mangga ay hindi po nakikiisa, sapagkat ang the best solution po dito ay alisin po yung mga sobrang dahon, especially doon sa gitna, sapagkat yung pong mga nasa labas po na nasisikatan ng araw, hindi po doon nagtatago yung weevil. So ito po dapat po ang lahat ng mga tumataas na puno ay kakapunin at the same time mas na papasigla po yung pagbunga ng mga mangga. Mm-hmm. So kailangan po namin ang mas maganda pong pag-coordinate dito at na ang isa pong solusyon din rin pwede nating gawin ay ngayon po ay nag-aayos kami ng isang programa kung saan habang hindi pa po na i-eradicate itong sakit na ito, ayaw po naman natin talagang palabasin dahil iepektuhan po pati po yung mga gimaras natin na ine-export natin. So, ang gagawin po namin, ipoproseso po natin. Mm-hmm. Kung process po kasi, wala pong mabubuhay na insekto. Sek, meron po tayong mga ganitong pests, mga sakit sa ating mga pananim. But we also have 20 typhoons a year. And dagdag pa po dyan, meron na nga tayong mga epekto ng climate change. Ano po ang programa ng inyong ahensya under the PDP and in consideration of all the changes that we're experiencing? Ang pinakamaganda pong ginagawa ngayon ng kagawaran dito ay ang pag-i-introduce po ng mga varieties ng palay na nakakatagal po doon sa tag-init. Yung pong pag-i-introduce ng mga palay din po na pwedeng pong ma-submerge siya even for 2 weeks and then pagkatapos bigyan lang ng kaunting pagkakataon, makaka-recover po siya. Ang maganda pong ginagawa at siguro ma-observe ni Governor Salceda ito na meron po kami agad na ngayong pamalitanim. Every time na nagkaroon ng flash flood, may order na po ako sa regional directors, lahat ng epektado pamalitanim. Wala pong babayadan. Mm-hmm. So, dapat po papaganyan po kabilis. At ngayon po, ang kagawaran ay nagpo-put up ng mga seed banks. At saka po, ito po, it will cover yung mga storage ng mga pananim. Kasi it took us 6 months before naka-recover tayo sa Ondoy. Ngayon, kung lahat ng probinsya po sa buong bansa ay may seed banks, the following week na tapos na po yung bagyo, pwede na po ulit tayong tumanim. Hindi po mamumroblema sapagkat site-specific po yung palay. May problem, mawala, meron na po agad pamalit. Ito po yung mga ginagamit po namin sa palayan. Sa mga puno po naman, kasama sa greening program natin with DNR, dahil ito po ay part ng convergence initiative namin together with DAR, yung pong pagbibigay ng pananim po na fruit-bearing trees. Kasi isa po sa aming tinatanaw, lalo na po yung sa medyo abot pa ng pinupuntahan ng tao, dapat po ay makatulong sa kanilang kabuhayan. Pagtatanim po ng kape, na tayo po ay nag-i-import ng billions of pesos. Pagtatanim po ng kakao, na sobra ang laki ng requirements, pati po sa abroad. Pagtatanim po ng mga fruit-bearing trees, kagaya po ng itong lansones, mga ito pong mangustin, ito po, lahat po ng ito ay kasama po doon sa greening program natin. Okay, para mailagay natin sa mas magandang konteksto ang usapin patungkol sa agrikultura. Alam niyo po, nung sa Pilipinas natin, at simula siguro nung umupo ang ating Pangulo, ang pinaka-ambisyosong nasabi niya na narinig ko, rice sufficient by 2013. Kaya po ba yun, Zek? Kaya po ba yun? Kaya po natin. At napapatunayan po natin ito at ito po ay patuloy na pinaniniwala na ating Pangulo at ating pong mga kababayan. Nung simula po ay marami pong tao na nagtaas ng kanilang kilay, sinabing hindi ito dapat gawin. Meron nga po nagsabing hindi ito kayang gawin. Pero tayo po sa kagawaran ay sulong-sulong at nagbigay po ng sariling deadline. Sapagkat ganito po ang kagawaran ngayon, ito po yung mandatong binigay sa atin ng Pangulo. We used to import po 2.4 million metric tons ng bigas. Ito po, 860 lang po yung in-import natin. That is only one-third of what we have imported last year. Next year po, we will not be importing more than 500,000 metric tons. Pag gumanda pa po ang ating harvest this wet season cropping,
mas uunti po yung ating i-importin ng 2012. After 2013, self-sufficient po tayo. And this early, ay nag-aayos na po tayo ng plano kung paano tayo magluluwas, ano pong klaseng butil ang pwede pong labanan sa atin at bilhin sa atin ng iba yung data. Sek, ang malaking parte po ng ating proyekto para food security ay ating infrastructure. Importante-importante po yun sa mga kanayunan para ma-maximize yung productivity. Ano po ang programa ng ating presidente for infrastructure development? Naku, ang napakaunang-una po dyan, yung hinihingi ng ating mga taga-local government sa GOV. Noong una po kasi, from time to time, lagi pong farm to market roads. Hmm. Eh, isang ulan lang po, dalawang ulan, was out na po lahat. Hmm. So, sa the first meeting po ng gabinete, ito na may dinig mo, Secretary Mon, ipinupost na po natin sa Pangulo at natuwa po ang Pangulo na wala na pong i-release na farm to market roads na re-graveling lang. At least 75% of the funds released for FMR ay dapat gamitin po sa concreting. Hmm. Yung 25% ay pwede pong gamitin to just to maintain the rest of the streets. Pwede rin pong 100% kung may kakayanan po sila. Yung pong infrastruktura po natin ng flood control, na we used to design ang flood control tapon agad sa dagat. Hmm. This time together with DPWH, dinidesign na po namin yung lugar itapon, magkaroon muna ng small water impounding projects. Paikot-ikot? Opo, para pong bago po itapon sa dagat yung sobra talaga, we see to it na kompleto muna yung small water impounding project. So saan magagaling po yung increase? Kalahati sa additional hectares o sa yield naman po, saan magagaling? Sa irrigation? Sa yield po, unang-una po yung intervention natin sa irrigasyon kapagkat wala pong mananalo sa intervention ng irrigasyon. Kasi pagka po irrigated ang isang area, we are planting at least 5 times in 2 years. So 2.5 times po nagagamit. Plus yung pong quality of seeds, napakalaki pong importansya nitong quality of seeds. And this will be solved ng ating pong seed banking. Kasi yung papansin ko, wala ng fertilizer. Mm. So ang intervention nila, talaga halos dalawa na lang. Hindi lang po yun. Ang may intervention, lugar pong ibigay natin doon sa matagal nang sinubukan na subsidiya sa pataba at saka sa seeds na hindi naman siya kompleto talagang subsidiya, inilagay po natin doon po sa post-harvest facilities. Mm, yeah. Sek, nakikita niyo po ba na yung ating farmers are mas handa pong tumanggap ng mga bagong teknolohiya? Tama po, kasi naka-design din po at ito po ay binigyan ng ating Pangulo ng Go Signal na mag-invest na po tayo sa kasalukuyan sa ating mga magsasaka. Dapat po sila'y turuan ng mga bagong acceptable na pamamaraan sa ating pong pagsasaka. So paano natin nasasolve ba, Secretary? Dahil yung mga agriculture, yung field officers nyo ay nasa amin, pero yung pera ay nasa iyo. Nung una po kasi siguro ito po'y problema ng kagawaran. Sapagkat siguro po nagkukulang ng coordination ng kagawaran at saka po local governments. Ako po, hindi po. Hinahunting ko po yung local government officials every time na ako'y pumunta sa probinsya. Hmm. I see to it na mag-usap kami at kami po ay mayroong team na nakahanda na tumulong sa kanila, gumawa ng medium term plan. Secretary, dahil napansin ko talagang yung aking ginagalang na si Amy Lavier, talagang kumbinsido po sa programa niyo sa food self-sufficiency. Okay, pero nung mga panahon, sinabi lang niya sa akin, bigyan mo lang daw isang motor, lahat ng MAU, mukhang malayo ang mararating ng Pilipinas. Atin po itong tinitingnan kung paano pa po namin maiayos to. Hindi po sapat na motor lang, kundi kasama po yung technical na tulong. Okay, malaking bahagi din po ng ating proyekto para sa food security at mas magandang productivity ay ma-maximize yung ating mga benepisyaryo ng agrarian reform. Pakilala po natin from agrarian reform, Undersecretary Jerry Pacturan Yusek, ang atin po bang beneficiaries ay are one with us in this project na para maging self-sufficient sa pagkain at na-empower na po ba sila sa ating mga programa? Magandang umaga po kay Mark at kay Gob. Gaya po ng sinabi ni Sec. Prosy, ang ginagawa ngayon ng DAR kasama po ang DNR ay paigtingin yung aming partnership. Kasi kung titingnan natin yung tinatawag na constituency ng DAR, DA at saka DNR, iisa lamang, no? Galing sa kabundukan, sa kanayunan, saka sa karagatan. So, sa punto de vista na yan, yung mga proyekto na ginagawa namin sa aming mga ARBs ay kasama doon sa tinatawag nating convergence initiative. Ano po? Ito namang convergence initiative na ginagawa ng tatlong ahensya ay tinitingnan din natin sa punto de vista ng
pagsasaayos ng ating agrikultura at tinatawag na sustainable rural development. Kasi po, alam natin na ang kahirapan ay marami din sa kanayunan at sa agrikultura. Kaya mahalaga nagkakasama yung tatlong departamento sa pagpipili ng mga proyekto at saka pagsasagawa ng mga joint projects upang ang mga ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, yung mga upland dwellers, saka yung mga coastal fisherfolk, kasama na rin yung small farmers na hindi ARBs, ay isa naming tinitingnan na kung ano-ano man yung mga agribusiness na gagawin, ay yan po ay magta-translate doon sa dagdag na kita ng mga constituents na ito. Mahalaga din po na tingnan itong convergence initiative ng tatlong ahensya sa punto de vista din po ng social contract ng presidente na sa dalawang bagay. Una ay sa usapin ng governance, no? Ang convergence po ay isang magandang governance platform kung saan yung tatlong ahensya ay hindi na nagdu-duplicate ng programa. Kung hindi, kung ano yung budget na nasa amin ngayon, kino-complement namin para hindi masasayang yung resources ng gobyerno at saka nakatutok talaga yung aming mga ginagawa. Pangalawang punto din po sa social contract ng president, yung tinatawag na poverty reduction ay at saka itong tatlong ahensya, yung aming focus ay projects para sa mga smallholder farmers, no? Upland dwellers at saka small fisher folk. Sa ngayon po, may tatlo kaming pilot areas, no? Sa buong bansa. At itong pilot areas na ito na tinatawag ay nauna po kasi may interest and demand from the local government units. And sa amin, mahalaga yon kasi yung usapin ng agriculture at saka rural development ay mahalagang tingnan sa punto de vista din ng mga local government units kasi sila yung champion, no, sa pagsasaayos ng ating kanayunan. Kaya sa mga sites na ito ay nauuna yung pag-identify ng mga commodities at crops kung saan pwede kaming gumawa ng complementary projects with the partnership of the local government units. Iilan po dito ay yung probinsya ng Antique, probinsya ng Iloilo, Isabela, Camarines Sur, Sorsogon, Leyte, Quezon, Northern Samar, Misamis Oriental at saka Lanao del Norte po. Sa ngayon, yung kabuuang commitment ng tatlong ahensya, pati yung ibang government agencies, para maisaayos po itong tinatawag na convergence pilot projects, ay humigit kumulang po sa mga 2.6 billion pesos. Sa panig din po naman ng private sector, na kasama din namin sa gawain ng convergence, meron na pong mga 1.5 or 1.6 billion na commitment na degenerate. So, sa strategiya po na ito, mahalagang nakikita na hindi lang gobyerno, pero nandoon din yung private sector. At kasama naman yan sa mandato na binibigay sa amin ng presidente. At sa for the long term, mahalaga din sa amin na itong ginagawa na convergence ay napapaloob din po doon sa tinatawag na Philippine Development Plan, no? Kung makita niyo po yung bagong Philippine Development Plan doon sa chapter ng agriculture at saka rural development, very clear yung strategy on the convergence approach of the three agencies. Yusek, meron po tayong katanungan from our FB page. Ano? Meron po siyang komento na dapat itigil daw yung conversion of farmland to housing and regulate daw po ito ng maayos. Meron din po tayong nabasa about yung mga beneficiaries nga na naibibenta ang kanilang mga lupain at na-convert dahil mas maliliit na, hindi na nila natitil. Ano po ang ating policy para dito? Dalawang bagay po. Yung sa usapin ng conversion, nag-uusap po kami, kasama din ang DA at saka DNR, upang maisaayos yung polisiya ng gobyerno sa conversion. Sa ngayon, DAR yung may desisyon kung ito ba ay maiko-convert sa non-agricultural use. Pero hindi pwedeng DAR lang eh, kasi sa karamihan na nangyayari, yung mga especially irrigated rice lands ay nakukonvert sa ibang paggagamit. Kaya nag-uusap na kami ngayon kung ano yung pwedeng joint administrative order na pwedeng gawin upang maliwanag yung polisiya sa bagay na yan. Pangalawa, doon naman sa punto po ng mga magsasaka na nabebenta yung lupa. Kaya nga po, kaming tatlo ay nagsama-sama talaga. Kasi ang issue naman dyan ay support services. So kung wala kang nagbibigay ng support services, wala namang patutunguhan ng isang maliit na magsasaka. Kung hindi yan, ay ibebenta sa iba. Ano po ang ating programa naman para yung capability ng ating mga beneficiaries naman, sir, ay ma-enhance? Na parang sa, let's say, 5 hectares, yung kanilang productivity, siguro with the help of training and science, ay ma-maximize. Sec? Actually po, sa ginagawa po namin ngayon,
Wala pong mangyayari kung wala pong economy of scale. Kaya ito po, sa amin pong pagpasok sa isang lugar, pinipilit po namin na magkaroon po sila ng kooperatiba o kawalawalaan po ay samahan ng mga magsasaka para sa ganon, magkakaroon po ng economy of scale. So, pagtulong po namin sa kanila, hindi po individual, kundi isang buong grupo. Lalong-lalo na po ito sa pagtulong po sa pondo. Kasi they will not be qualified na mangutang sa banko o kaya sa ibang government lending institution kung wala po silang samahan. Nakikita po ba natin ito on the local level, Gov? Yung pagsama-sama ng ating mga beneficiaries and farmers na hindi sila mag-isip ng kanya-kanya, yung economies of scale nga ay naintindihan nila. Unang-una, ready. Okay, mamaya, balikan na lang natin. Sige po. Kailangan talaga yan kasi sa isang negosyo, para maging competitive. Alam mo, kalaban natin dito, hindi lang ang climate. Globalization eh. So, ang lumalaban po yung farmers natin against the rest of the world. So, alimbawa, anong unang pag-upo ng bagong Thai Prime Minister, yung babae, anong unang ginawa? Binili lahat ng bigas doon at 20 pesos, ang lahat ng palay at 20 pesos. So, paano ngayon magkukumpit yung ating mga rice farmers sa Pilipinas? So, kailangan sama-sama maintindihan po yung mga dynamics ng negosyo. Kaya, bigyan po natin ng panahon, President of the Quezon Association for Rural Development, handa na po si Mr. Danilo Bernal. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang mga taxi. Ang katanungan po namin ay kaugnay ito doon sa malawakang conversion at exemption sa lupain. Kasi halimbawa, kasama namin dati si Agricultural Secretary para ipaglaban ay maintain yung mga lupain dito sa Riaya. Ang sakasalukuyan ho, halos 1,000 hektarya pa rin ang nakapending sa Office of the President para i-exempt into non-agricultural uses. Kaya ito ay nakapending po doon sa Office of the President. Kaya ang tanong namin dito kay Yusek Larry Paktoran na paano sa bahagi ng Department of Agrarian Reform na mapipigilan na ang mga lupain na ito ay isang agricultural ang gamit at mapupunta na lamang sa walang sa hindi paggamit ng agrikultura katulad ng mga subdivision at kalakhan. Pag tinignan mo po ang sariaya sa highway po nito, may mga subdivision na walang laman pero na-convert na. Kaya ito ay halos umaabot po na 1,000 hektarya. Mawawalan po ng mga magsasaka na magtatanim na po ng magulay. Gaya po ng sinabi ko kanina, yung sa land conversion, aside na mag-usap kaming tatlo para makakapalabas kami ng joint administrative order, tinitingnan din namin sa departamento yung aming proseso at saka sistema para hindi nagbabarak, may mga application, ito ay nadidesisyonan kung ito ba ay pwede or hindi. No? So may mga inaayos kami ngayon na rules and procedures na yun din yung basehan ng aming pakikipag-usap, especially with DA para kaming dalawa yung mag-i-issue ng rules na ito. Okay, sa puntong ito, punta po tayo sa Palawan at makakausap po natin Governor Mitra of Palawan. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga po. Para po sa lalawigan ng Palawan, meron po kaming mga issue na gustong i-take up. Unang-una po dito sa agriculture, good morning Secretary Alcala, belated happy birthday po. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo yung problema po namin dito sa Bruntispa. Yung mga nyug po namin ay namamatay na at nung una po ay naidulog namin sa opisina ninyo yan. Pero may kakulangan pa po ng konting alalay mula po sa inyo para po mawala itong infestation ng mga nyug dito. Hindi lang po sa Southern Palawan, lumalampos na po sa Puerto Princesa at papunta na po ng Norte. Pangalawa po, yung problema nga po sa mangga. Secretary, meron pong ASF fund na 100 million na inilagay po ng ninyo at Department of Agriculture para po tulungan dito sa mangga. Ngunit medyo may kakapusan po ng supervision mula po sa inyo. Kung maaari po, gusto ninyo, pwede nyo nang i-download dito sa mga LGUs para po makatulong sa implementation at ma-solve na rin yung problema sa mangga. And also, Secretary, yung mga napag-usapan namin dito ng mga municipal agricultural officers at mga mayors, yung mga request po sana doon sa irrigation facilities na kinakailangan po dito. We're very proud that we are helping the Philippines dito po sa problema natin sa rice, no? Over self-sufficient tayo dito. Sana po yung mga areas na
lampas sa production, dapat tulungan din ninyo para lalo kaming makatulong sa inyo. And of course, dun po sa mga mangingisda naman, alam natin na maraming mga Chinese poachers na pumapasok dito. Dapat po siguro mabigyan natin ng konting sigla. We all know that Palawan contributes to the national economy by providing 60-70% of the fish for Luzon. And sana po yung mga biyaya mula sa BIFAR ay umabot din po dito sa amin, hindi lang po sa ibang mga probinsya. Sige po, Secretary, pakisagot po. Opo, sa unang doon po sa mga unang naging katanungan ni Secretary ni Governor Mitra, tungkol po doon sa fund, nakapag-release na po tayo ng 36.8 million doon para sa pagsugpo nga po nito. Ngunit magsi 6 months na po na nasuspend yung ASAP funds. Kaya po pakihintay lang dahil katatapos lang po namin last week nung panibagong guidelines para kung paano itutuloy itong ASAP fund. In-involve na po natin dito ang chairman ng committee ng agrikultura sa mababang kapulungan at saka po sa Senado. Hindi ko na po sinolo na lang yung pamamahala nito, kundi kasama na rin po sila sa pipirma at saka sa pag-analyze lang po yun sa amin, pipirma na rin po sila. Doon po sa mga bigas na kasobrahan nga po doon sa inyong lugar, ay masyadong agresibo po tayo dyan. Katulong po natin ang buong kagawaran, pati nga po sa pagde-develop, katulong po ninyo kami sa marketing ng mga upland rice. Alam nyo po doon sa Palawan, sobrang dami po ng organic upland rice. And we are looking forward na ito po ay mas pagandahin at mas bigyan po ng tamang access papunta po dito sa atin dahil naabuso po yung mga IPs natin na silang nagpapakapagod ng pagtatanim tapos hindi po sila nakikinabag ng tama. Sobrang mura po ang pagbili ng mga traders. Kaya ngayon po may instruction po ako na tulungan na ng kagawaran, bilhin ng tamang presyo at kung kailangan tulungan para ma-deliver hanggang Metro Manila, we will do that po. And lastly po siguro tungkol sa doon sa Brundispa, wag po kayong mag-alala, Governor, mamaya lang po pagkatapos sisingilin ko po ang Philippine Coconut Authority, kasama rin po yung aking mga director diyan na kailangan po may agaran po tayong solusyon. Ang solusyon po natin ginagawa na rin is yung natural way na po, nagpaparami na po tayo ng mga lumalaban po doon sa kinakain po na yung Brundispa para po, kasi pagka po yung tinurukan, minsan ay we have to wait para po yung walang, makasigurado tayong walang epekto doon sa ibubunga. Pagka po ganun, mahirap po natin i-control. Baka po makalabas yung bunga na may epekto po itong gamot. Okay, may question po tayo, Governor, from John Potpot on our FB page. We have to train more people in agriculture at para ma-reintegrate din po daw sila sa agriculture. Paano nga po natin nahihikayat yung ating mga kabataan ngayon, Sec, na mag-take up ng agriculture dahil yung ating migration into urban areas, naiiwanan yung ating mga farms. Paano po natin sila maibalik doon, maging entrepreneur sa agrikultura para mabuhay yung industriya? Ang bottom line po nito is ekonomiya. Kung ang isang magulang po ay hindi nakikita na kumikita siya sa kasalukuyang pagbubukid niya, kahit man po ako, hindi ko po pakukunin ng agrikultura yung aking anak. Pero sa ginagawa po nating intervention, sa ginagawa po nating pag-aagapay sa atin pong mga kasalukuyang magsasaka, ito na po ang the best na pagpapakita sa kanila sapagkat lugar na pag-aralin mo ng ibang kurso na pagkamamahal, kagaya po sa hindi naman po sa nursing, ang mahal-mahal. And then pagkatapos walang trabaho. Kung yung pong magulang na bigyan natin ng pagkakataong kumita na hindi man po siya nag-aral ng kumpleto noong una, pero dahil sa tamang tulong ngayon ng technical, may access sa fund. At importante po ngayon, from farm to table po ang Department of Agriculture. So with that marketing help, kumikita na po ngayon ang magsasaka ng mas mahigit sa isang ordinaryong sumusweldo sa bangko. So ito po ang nag-aakit sa magsasaka para payagan na yung anak niya na kumuha ng agrikultura plus meron po tayong ASAP scholarship fund. Hindi kaya magka-chicken and egg problem ka dyan. Dahil kaya hindi umuus po yung agrikultura dahil unang-una pagkatatanda na ho, the average age of labor force employed in agriculture is the highest in the entire among all sectors. And pangalawa, yung nag-aaral po sa ating mga agricultural courses and colleges,
bagsak na po. So baka kailangan ko talaga ng direct intervention ng national government para dito. Ako scholarship po, halimbawa. Meron po. Nasubukan ko po ito, Governor. In my own district, no, ako po ay kongresista pa. Nung maglagay po kami ng paaralan ng agrikultura, 36 students lang po. At yung po magulang ayaw talagang magpaaral. Pero the following year, dahil nag-boom na po yung trading center, yung po magsasaka na kapag-diretso na po ng kanilang produkto, nabago na po yung buhay na magsasakay. Ang ordinaryo magsasaka po sa amin ngayon ay naka-pick up na. Baka siguro kailangan angkatin ka namin sa Albay. Tutulong po kami, sir. Dapat tanggalin na yung derogatory statement na you go home and plant kamote. Kasi medyo negative yung dating. Ito po, bigyan po natin ng pagkakataon ating kasama sa media from Subic, Polly Liomo, correspondent po siya ng Saksi. Magandang umaga po. Good morning, Attorney Mark. Sa lahat ng ating mga panoorin po dyan sa himpilan. Katanong ka po ay patungkol kay Secretary Alcala. Sir, tungkol po sa produksyon ng mangga dito sa lalawigan ng Zambales, ay medyo humihina po ang produksyon ng mangga. Dala po nitong mga insekto na namiminsala sa mga bulaklak, particular sa mga bunga. Ano po bang maitutulong ng tanggapan ng Department of Agriculture para po mapataas ang produksyon nitong mangga sa Zambales? Apo, ang magagawa po natin, wag po kayo mag-alala, mamaya rin po bibigyan ko po ng order si Jenny na sa High Value Crops po. Papuntahan po natin, pa-check po natin yung lupa rin. Alam nyo po, pinakasikat po yung mangga ninyong nung una eh. Pero baka po nakakalimot tayo na hindi po naman pwedeng pabunga lang tayo ng pabunga, pero hindi po tayo nagbibigay ng tamang klase ng pagpapataba ng ating lupa. You have to choose po, either kung gusto nyo po yung natural way or conventional system ng pagpapataba. Tutulong po ang kagawaran kasama po sa inyo. Gob, yung ating mga questions on productivity, yung ating questions on yung ating pag-adapt dito sa climate change, yung atin po bang mga expertise sa mga probinsya sapat o dapat kailangan nang bumaba yung expertise from Metro Manila para bumaba doon sa region? Actually, yung dapat yung national ang ma-inform ng local expertise. Ganun. Oo, alam mo yan niya, no? Unang-una, yung model ng Quezon, dapat talaga, yun ang dapat ma-replicate pagdating sa agricultural modernization sa buong bansa. At talagang pinangunahan po talaga yun, kahit congressman pa siya ni Congressman Rosie Alcala. So kung maulit, 10 keso lang ang Pilipinas, siguro food sufficient na nga. Hindi lang rice sufficient, kung food sufficient. Pero may konting katanungan lang, kasi ito talaga yung grupo na dapat tumarap sa tanong ng comprehensive land use plan. Kasi kanina, palisngi-lisngi lang tayo dun sa issue. Sino ba talaga mamumuno po sa pagbuo ng comprehensive land use plan pagdating po sa Kongreso? Sino ang bastonero ng Aquino administration pagdating sa comprehensive land use plan? Ako po ang tatanong yan. Ano po? Ang nakikita ko po, hindi ko po sinasabing ako outright na ako. Pero kasi ang problema po natin dito, yung comprehensive land use plan kasi po. Kasi lahat yan, lahat ng tanong. Lahat po ng munisipyo, lahat po ng probinsya meron pong kanya. So, iban yung pong munisipyo, nagkukontrahan. Kaya po dito po pumapasok yung ginagawa ng kagawaran ngayon na meron po kaming team, wala pong ito po ay naka-dedicate lang sa pagtitrain po ng lahat ng probinsya. Sa batas po, Secretary, ang probinsya po talaga ang nag-i-integrate ng lahat ng comprehensive land use plan. So 80 lang po yung i-reconcile. Kaya po ito yung ginagawa po natin. Kasi po doon po sa pagre-reconcile, kasama na po agad yung sa pagpa-planning pa lang, alam na agad kung saan dadalhin. Alam na po agad natin kung may market ba o wala. And ito po ay sumusunod doon sa roadmap. Oh, kasi para mabuo ko lang, ha. Kasi yung vulnerability assessment, pati yung comprehensive land use plan, talaga pagsamahin po 'yun. Kasi katulad sa akin po, yung unang ginawa ko simula nang maging politiko ko ay pinak-chemical analysis, soil analysis ko sa tulong po ng DA. Kaya ngayon, alam, may mga corn cluster na ako na rationalize talaga po yung pagpili kung saan. Sana makapag-usap po talaga national with LGU, especially the governors, para masynchronize yung development. Yes, Sec. Alam po ito ni Governor Joey na hindi ko na po hinihintay na kayo utusan. Ako po ang lumalapit sa mga gobernador isa-isa para po iayos namin ito. Ang ehemplo po nitong diretso is sibuyas. Before po, ang sibuyas natin may baysiha lang.
Pero ngayon po, bukod sa Nueva Ecija, nagtatanim tayo sa Mindoro, nagtatanim tayo sa Bukidnon, dahil ito po ay kasagutan doon sa problema sa climate change. Mm-hmm. Pag na-hit po yung isang lugar, meron pa rin po tayong pang-isa. Napakaganda po. Ngayon, puntahan po natin, kasama natin sa media dito sa studio from Daily Manila, Shimbon, Celerina Monte. Magandang umaga. Hello, good morning po to Secretary Alcala. Apparently, ang gobyerno ay napaka-confident na maabot ang rice self-sufficiency by 2013. And apparently also, you have already factored in yung climate change, yung effect nun. Yeah. So if ever, sir, with due respect, ayoko naman pong maging masyadong pessimistic, pero do you see any factors na maaaring maka-apekto na para hindi natin ma-achieve yung 2013 target na rice self-sufficiency? Ang tingin ko po, ang the main factor lang para hindi natin ma-hit ay pag hindi na po tayo naniwala sa ating sarili. Sapagkat hawak na po natin ang bola eh. Ibinigay na po ng pamahalaan yung pagbibigay na tulong sa atin, yung infrastrukturang tulong, pagde-develop sa tao, pagpapataas ng klase ng kalidad ng ating seeds. At tapos lalong-lalo na po yung hinihingi ko pong kaunting kadagdagan sa ating Pangulo para sa post-harvest facilities. With all this, at tayo hindi pa naniwala sa sarili natin, eh huwag na po tayong mangarap lahat ngayon. Tigilan na po natin ito. Nasa atin na po yung bola. But sir, do we have the budget? And another thing, ano po yung projection nyo for Q2 dun sa agriculture? Katulad po nung second quarter, napakaganda po. Hindi ko lang po maibigay sa inyo dahil hindi pa po ito official. By August po ang labas ng second quarter report po natin. Pero positive pa rin po. Okay. Para ipaalala ko po sa inyo, during the last quarter, nag-harvest po tayo ng pinakamataas na harvest buhat ng ang Pilipinas ay magtanim ng palay. Napakaganda po. Salamat, Ms. Celerina Monte. At ngayon po, ang question will be coming from the Philippine News Agency, Mr. Modesto Antonio Ibarra. Morning po. Morning, Mark. Attorney. Sana po, itong tatanungan ay para kay Yusek Yumol kanina. Pero nawalan siya, pero patanungin ko na rin. Mm-hmm. Nakikita namin ang improvement ng mga weather forecast ng PAGASA dahil sa mga makabagong equipment na kanilang dinagdag. Pero hanggang ngayon ay may skepticism pa rin ang mga taong bayan sa kakayahan ng PAGASA. Umaasa ba kayo na in the near future ay hindi nasisihin ang PAGASA ng taong bayan? Sige po, siguro the cluster chair, sir. Or kung sino pong gusto ding magdagdag. Alam niyo po, sobrang ganda talaga ng improvement sa forecasting in particular. Yun po ang nire-refer niyo kanina, no? At yan ay tinutugma namin sa mga programa ng lokal, katulad ng programa ni Gov. Joey na Zero Casualty. Talaga kong pinagtutugma-tugma natin yan para gumanda ang reception from the information to implementation. Subalit, sabi nga ko kanina ni Secretary Prosi, pag hindi na tayo naniwala sa sarili natin, ayan ang ay huwag na tayong mangarap, ika nga. Ginagawa po ng gobyerno ang lahat para paigtingin ang mga programa, pagbutihin ang mga serbisyo. Kaya nga po ang ginagawa namin ngayon is kung po pwede yung strength ng bawat isang departamento ay gagamitin namin para sa pagpatupad o umigting ang programa ng isang departamento. Ito po yung convergence na ginagawa. Gusto ko rin talungin si Secretary Siring dito dahil kayo po yung climate change, tumitingin sa kabuuan ng ating programa para harapin itong climate change. Sa tingin mo, we have the technology at yung tuloy-tuloy ba yung ating paglaro ng knowledge ng PAGASA para maharap itong problemang ito? Oo naman, di naman natin papangalanan ang PAGASA kung walang PAGASA. Naniniwala tayo na tama ang direksyon na binibigay ng ating Pangulo, yung kanyang pagbibigay ng budget para paigtingin pa mga teknolohiya na magbibigay sa atin ng tamang impormasyon. Pero isa po din nating tanggapin po, ano, may mga warnings na tayo, minsan tayo rin ang hindi sumusunod. At dahil dyan, kailangan din pong sama-sama tayong lahat. Kaya kung nandito po kami, ginawang cluster convergence po, ibig sabihin, sama-sama, walang isang departamento o isang presidente makakagawa ng solusyon ng buong bansa. Kaya tulungan po natin ang PAGASA, manatili tayong maniwala at tuloy-tuloy po tayo para tugunan ang pagbabago ng klima. Maraming salamat po, Sir Modesto, at sa ating mga sekretary. Sa punto ito, punto tayo sa Palawan. Katanungan po from Palawan Times, Ma'am Clarinda Katimpo. Magandang umaga po.
Magandang umaga po. May ongoing national campaign na magkaroon ng total mining ban sa Palawan dahil sa unique biodiversity ng lalawigan. Kung maalala po natin, nag-issue po ang DENR ng ECC sa large-scale mining companies in the past. Kahit hindi pa po tapos ang social acceptability nito, na tila na-bypass ang PCSDS. Ano po ba ang talagang posisyon ng Malacanang sa usapin ng pagmimina sa Palawan? Secretary? Ganito po yan. Unang-una po, gusto kong sabihin sa Palawan na hindi po namin nakakalimutan ang Palawan. Alam niyo po, kumbaga sa listahan namin ng mga susuportahang probinsya, nahuhuli-huli ho ng konti talaga ang Palawan dahil yan ay isa sa pinaka-well-managed na probinsya, well-funded and well-endowed. So, kumbaga sa pagtutulong, doon na muna kami sa hirap-hirap na probinsya. Malaki po ang pondo ng probinsya at napakaganda ng management ng probinsya ng Palawan. Sumusunod nga lang po yan sa Albay. Okay. So, subalit, dyan ho ang pulisiya namin sa Palawan ay unique ng konti. May konting pagkakaiba. Dahil po ang probinsya ng Palawan, yan lang ang probinsyang may sariling batas. Yung pag-create ng PCSD. Kaya ho kami, dyan sa Palawan, anything that happens in Palawan, we defer to the government of Palawan. And we support the province of Palawan. Kung ano ho ang posisyon ng probinsya ng Palawan sa pagmimina, susundin po namin through the PCSD. Kami po ay nag-issue ng ECC indeed doon sa Macro Asia. Dahil po yan ay isang minang approved na. Subalit nung isinubo sa amin yung ECC, mayroon pong period ang paggawa ng ECC. Mayroon hong isang regulasyon na sinasabing in 60 days, if we do not approve or deny the ECC, it is deemed approved. Therefore, ano po ang gusto natin? Pagmiminang walang kondisyon o pagmiminang may kondisyon? Napakaganda nun. Pagmiminang may kondisyon o pagmiminang may kondisyon. Nakikita nga daw po yung mining sector na malaking source sana ng revenue ng Pilipinas. Ang question marahil na maraming Pilipino, can it really be done right? Can it really be the mining done in such a way that will not destroy the Philippines while getting all the benefits from it? Ang number one, tama kayo. Ang mina, ang Pilipinas well endowed ng mina. Subalit hindi natin papayagan na magminang makakasira sa environment. Kaya nga po kami, ngayon nagpa-partner kami with CCC nung vulnerability assessment, nagpa-partner kami doon sa tinatawag na Environment and Natural Resources Accounting. So para lamang alamin na natin kung saan ba talaga pwedeng magmina at saan hindi. Kung ang presyo ng pagmimina dito sa isang lugar ay napakataas at hindi kayang bayaran nung kumpanyang magmimina doon, ang environmental costs, ay wag na siyang magmina. Subalit kung doon sa isang lugar na pwede kang magmina at ang cost ng environment, yung environmental cost ay hindi ganun kataas at may revenue ang gobyerno, papayagan ang pagmimina. Maraming salamat po. Isa lang talaga problema. Actually, ang di masolve-solve dyan yung socio-political consensus. Ang ibig sabihin kasi, based sa mining law natin, nagbabayad lang sila ng 2% excise tax. Sa paghugot ng natural resources. Tapos yung napupunta pa sa local communities hindi naman ganoon kalaki. Di katulad lang halimbawa sa Australia kaya napakadali sa kanila kasi meron pa silang super tax na 40% pero natanggal yung isang gobyerno, 30% lang po ang buwis lang. So para sa atin po nagbabayad sila, depende kung binigyan ng pesa yung nagmimina, wala silang sales tax. Pero kung sila ay hindi o pesa, so magbabayad sila ng 10%, 2%, at paghatihan po yun. So actually, it's a question kung sino makikinabang. Okay, taglagang cost and benefit at mukhang tuloy-tuloy po ang discussions on mining at marami pa pong ibang sources of revenue na merong impact sa ating climate or sa ating environment. Magbabalik pa po ang Pilipinas natin. Meron pa isa. Nagre-reklamo ang mga agriculture sector na walang pondo para sa agrikultura. Tapos, nagkaroon ng pagbabago in a sense na nagkaroon na ng pondo, ngunit naging ninakaw naman, no? O kaya nilustay, no? Yung fertilizer scam. So ngayon, dapat may pondo at tiyakin na tama ang paggamit ng pondong ilalaan. And that's what the challenge is for the new administration. And we are optimistic, given the marching orders of the President through the General Appropriations Act,
And through the right funding, we will be able to address infrastructure. We will be able, which includes irrigation. Crucial yan. Kung walang tubig, wala. Diba? So irrigation is key. Of course, farm to market roads, post-harvest facilities. Lahat ito, 20 taon, 30 taon nang pinag-uusapan eh. Now it's time to stop talking and start doing. And with the right budgetary support, I think we can really achieve more and achieve a lot in a short span of time. Welcome back to the last segment dito po sa Pilipinas Natin, Climate Change Mitigation, Adaptation, and Food Security Cluster ang ating kausap. Sa puntong ito, balik tayo sa Subic. Makakasama natin galing sa Kabarroan Multipurpose Cooperative. Napakahalaga ng role ng cooperative sa ating pag-unlad. Their Executive Secretary, Oscar Sebastian. Magandang umaga. Magandang umaga po, sir. Ano po ang magagawa ng pamahalaan upang mapagsabay ang pagpapalago sa ating mga forest areas alinsunod sa Forest Resources Development Program at ang implementasyon naman ng Mining Act? Secretary. Sa ngayon ho, ang programa ng gobyerno very specific and very precise. Yan nga po yung sinasabi nila last time, nagdududa sila na ang target daw po ng gobyerno ngayon, 1.5 million hectares na pagtatanim ng puno, eh ang accomplishment po, by the way, ng gobyerno, average ay 36,000 hectares per year. Ang accomplishment po ng government for the past 25 years ay 748,000 hectares lamang. Gustong sabihin, itong target ni President Noynoy ay dudublihin natin yung accomplishment for the past 25 years in only 6 years. So, ang kagandahan ho nito, hindi lamang namin ito programa. Dati ho kasi DNR lamang ang nagtatanim. Ngayon po, it's a programa ng DA, DAR, saka DNR. At hindi lang ho, kaming tatlo. Doon sa Executive Order 26, na nakalagay doon, bawat estudyante, nire-require na po ngayon magtanim ng 10 puno bawat taon. So, ang pinakalamaki ho, actually, suporta manggagaling sa kabataan, sa mga estudyante at sa mga empleyado di gobyerno. Yun yung isang innovation na isinama namin. Okay. Ngayon po, punta po tayo sa Quezon. Siya po ang Barangay Chairman Osmundo Tatlonghari. Magandang umaga, Barangay Chairman. Morning po. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Ramon Pahe, kay Secretary Prose. Sa ginawa po nating Secretary National Greening sa Barangay Sampaloc, Bugon, sa tulong po ng iba't ibang ahensya, lalo na sa ating Congressman Erwin Alcala, sa DPWH, sa ibang local official po, sa municipal. Secretary Pahe, ano po ang magiging solusyon natin sa ginawa nating malawakan tree planting sa Barangay Sampaloc, Bugon, at magiging kaayusan po ng pabago-bagong panahon tungkol po sa ano po ang gagawin ng DNR para mabigyan solusyon ang ating pong national climate change? Ako ho'y galing dyan sa inyo. Magkasama tayo dyan 2 weeks ago. Tayo nga po'y nagtanim dyan sa Riyaya. At sa tingin ko ho dyan sa lugar ninyo, isa sa lugar na ika nga'y pinakakonti dapat ang intervention. Subalit, napaka-active ng inyong congressman dyan, si Erwin, at ang mga lokal na opisyal. At maski na sa tingin ko, konti lamang intervention na ibibigay sa inyo, tama na. Subalit, kami umaasa na ang lokal na opisyal ay hindi magpapabaya. Kayo at ang mga leader nyo dyan na aking nakausap, very effective ho ang mga programa nila. Kaya
kami somehow didistansya na ng konti. Ipauubayan na namin sa inyo yung mga programa dyan. Salamat, Secretary. Mukhang napakaganda po ng ating discussion sa araw na ito. But the work ahead is great. Hindi po kayang pag-usapan sa dalawang oras lamang. Kaya ihingan ko po kayo ng inyong closing statement. Ano pong commitment ninyo sa ating kababayan? Unahin po siguro natin si Undersecretary Pacturan. Sir? Sa panig po ng DAR, alam naman sa lahat na ang paunang mandato namin ay yung land tenure improvement. Ginagawa po namin yan at ang aming deadline ay tatapusin sa kasalukuyang batas yung pagbabahagi ng lupa sa 2014. Pero isang malaking trabaho din ng DAR, yung pagsasaayos ng support services. Yung sa usapin naman po ng support services, kung hindi namin kasama si DA, wala rin kaming magawa. At kung hindi namin kasama si DNR, lalo na sa usapin ng climate change, watershed-based land use planning, at saka mga LGUs, wala rin kaming magawa. Kaya mahalaga yung nagko-converge kami para sa pagpapadaloy ng serbisyo sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa pagpatuloy po sa gawain ng National Convergence Initiative, mahalaga yung role ng private sector at saka mga civil society organizations. Yung private sector, kasi manggagaling yung investment sa kanila. At yung convergence naman ay nakaset na para makipag-partner sa private sector. Sa CSOs naman po, maraming mga tools and processes for people's participation at saka even sa budget monitoring na nasa mga CSO. So, tayo po ay magsama-sama kasi hindi lang kaming tatlo, kung hindi tayong lahat, sa buong bansa na ito na maitaguyod yung magandang agrikultura at rural development sa ating kanayon. Maraming salamat po, Undersecretary Pacturan. Ngayon po, from the office na nagtumitingin dito sa lahat ng programa on climate change, making sure we are right on track para mag-cope at mag-adapt, Secretary Siringma. Sa ating mga kababayan, ang Climate Change Commission po, kung saan ang ating Pangulo ang siyang chairperson, ay patuloy po nagmamanman at kasalukuyan din po kaming nakikipag-ugnayan para lahat po ay tama at kasama-sama tayo para tugunan ang ganitong problema. Ang aming pong mandato ay hindi lang doon. Na pumasok na rin po yung usaping global at isang problema po natin ang perang pinansyal. Marami po tayong programa at malamang konti ang ating pera para tugunan ito. Kaya patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa ibang bansa upang tugunan at dagdagan pa ang kulang na pinansyal. Kahit hindi po kasama sa cluster namin ang Department of Finance at Department of Budget and Management, patuloy po ang komisyon na nakipag-ugnayan sa kanila. Tingnan kung paano gamitin ang pera ng tama, wasto. At dahil po sa ating Pangulo at sa kanya pinapakita ang integridad, naniniwala po kami na ang programa ng DA at lahat po ng departamento, pati ng local government, ay patuloy po nating magpapatupad ng tama. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Secretary Siring. At ito po ay naatasan para masiguro meron tayong pagkain sa darating na mga panahon at hindi tayo angkat ng angkat ng mga pagkain from other countries, Secretary Alcala. Opo. Sa problema pong ating hinaharap, hindi po natin, paraan po ang ating hahanapin at hindi po dahilan. Obligasyon po ng kagawaran na magkaroon ng sapat na pagkain sa bawat hapag ng mga Pilipino. Kaya habang tuloy-tuloy po tayo nakikipag-negotiate para labanan at magkaroon ng mga aksyon para sa climate change, tuloy-tuloy na po na ang kagawaran, katulong po ang lahat ng ahensya ng buong pamahalaan at ang importante po ang ating mga mamamayan ay makipagkaisa para po mapanatiling ligtas ang ating bansa at magkaroon po ng katahimikan at patuloy na supply ng pagkain sa ating hapagkailan. Salamat po. Maraming salamat. At siyempre, finally, yung pong namumuno para ma-preserve at ma-nurture yung lahat ng bigay sa atin ng Panginoon dito sa ating bansang Pilipinas, Secretary Pahe, sir. Ako po yung nananawagan sa inyo sa lahat ng taong bayan. Suportahan niyo po kami. Suportahan niyo po ang programa ng gobyerno. Huwag na po kayo magduda. Kami seryoso yung ipatutupad namin ng programa. Pag sinabi namin magkakaroon ng rice sufficiency by 2013, pipilitin po namin yan. Pag sinabi po namin kami magtatanim ng puno ng 1.5 million hectares sa term po ni President Noynoy, gagawin po natin yan. Kung tayo po lahat magtulong-tulong, sa tingin po walang programang hindi mapapatupad. Kaya po ang hinihingi namin sa inyo, huwag na po kayong magduda, tulungan niyo po kami. Sa administrasyon po ni President Noynoy, umasa kayo magkakaroon tayo ng malinis na kapaligiran, isang mayabong na likas na yaman, at isang matatag na bayan na lalaban sa epekto ng climate change. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At sa tatlong episodes po nitong ating series on the Philippine Development Plan, nakasama ko po ang pinakamagaling na gobernador ng Albay,
At siya po ay eksperto sa ekonomiya, siya din po ay eksperto sa paglaban sa bagyo at sa pagtulong sa ating mga kababayan na mahirap. Hindi ko na po siya makakasama daw po dahil kailangan niyang bumalik sa kanyang probinsya. Kami po ay nagpapasalamat, sir. Yung inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Unang-una dito sa ating nakaharap ngayon, yung una nga sinasabi ko, sila naghahanap ng pera, yung ekonomiya. Pangalawa, yung gumagamit. Ngayon naman po, ito po yung tinatawag kong social justice group actually ng kabinete. In fact, kung gusto natin na mas targeted, ito po yung rural development. In fact, I would call them for my, kung gagawa ka ng estratehiya para isang probinsya, sa aming dudulog talaga, this is the rural development group. At para sa akin po, dahil 74% ng mahirap ay nasa kanayunan, dito po nakasalalay. At kung gusto nating maging just not only to the poor, but also just to the future, kasi kailangan yung abilidad ng isang sa kasaysayan ng ating bansa, ang kakayahan po ng isang lipunan na mapasiguro yung kapakanan ng susunod na henerasyon ay isa ring batayan. So, halimbawa, para dun po sa pag-asa, talagang kailangan nakikita natin na kailangan na ngayon, nasa atin na po ngayon to translate the warning into action. Pagdating naman po sa CCC, at talaga malinaw, narinig natin yung vulnerability as a Bicolano ko eh. At saka may isang bagay po akong dinasabi, ako po ay isa sa mga pinili po ako ng CCC na maging advisor ng Pilipinas pagdating po sa Technical Transitional Committee ng Green Climate Fund. Ang pinag-usapan po ngayon doon yung Fast Start Finance, the 30 billion. Pero ang susunod po niya na 100 billion per year. At alam ko, ito pong rural development group na to, ito po ang gagamit nun, itong 100 billion. Kaya sa ngayon pa lang, dapat talaga mahasa na po ang kakayahan po, ang capacity development po ng ating pong mga national government implementing agencies katulad nila. At saka sa DA po. Sige po, go. Pagdating po sa DA, talaga pangawakan ko po yung food sufficiency by 2013, Secretary Alcala. Lambing po, sir. Talaga pong food staple po sufficiency. At sa dala naman po, yung land tenurial improvements po talaga. At sabi ko nga, kayo po ang Social Justice League ng kabinete po ng ating pong Pangulo. Ang kakayahan po na ang kahirapan ay talagang mapuksa ay nakasalalay po sa inyong mga kamay. At sa DNR naman po, yung 15 million, 1.5 hectares? Million. Pero mas gusto ko po yung environmental protection. Let's implement po, the Philippines has the best body of environmental law for air, water, solid waste. Nandito po sa atin, ang question kailangan po talaga, implement. Enforcement. At itong aking kasamang si Gov Joey, abang babalik na siya, he's acting local but he's really thinking national, thinking global. And speaking for it and acting for it and standing up for what he believes will help this country. Thank you very much, sir, from in behalf of the team behind Pilipinas Natin. And for the next cluster, makakasama po natin, security, peace, and the rule of law. Yan po, importante po para sa ating lahat. And finally, cluster 5, good governance. Wala pong mangyayari dito sa lahat ng pinag-usapan natin kung wala pong good governance. Marami na po tayong napag-usapan, pero itong pinag-usapan natin sa araw na ito, actually is a matter really of life and death. Importante pong, kasi we will not survive without an environment that can sustain us. At kung ito ay sinisira natin, sinisira dahil hindi tayo handa, hindi tayo nagpaplano ng maayos, tayo din po ang malalagot. Napakaganda po at ang ating mga narinig sa araw na ito ay galing po sa mga leaders who are there dedicated to make sure we will all be safe, we will have food to eat, and we will foresee, at least to the extent we are capable, some of the dangers like lurk ahead. Maraming salamat po. Ako po si Attorney Mark Astrodes. Ito lang po ang Pilipinas Natin.